Si Maxine ay isang simple at magandang babae na nagmula sa mayamang pamilya. Masayang masaya si Maxine dahil sa wakas, nakapagtapos na siya ng kanyang pag-aaral at uuwi na siya ng Pilipinas. Pinilit lang naman siya ng kanyang ama na sa abroad mag-aral at kumuha ng kursong abugas siya. Ang kasiyahan niyang iyon ay bigla ring nawala nang malaman niyang ipinagkasundo siya ng kanyang ama na ipakasal sa anak ng isang galing sa mataas na antas ng lipunan. Hindi gusto ni Maxine ang kagustuhan ng kanyang ama, kaya naisipan nitong magpakalayo. Sa galit ng ama ay pinutol nito ang lahat ng meron ang dalaga. No credit card, no condo, no car, no connections. Lahat ng meron si Maxine ay nawala sa isang iglap. Pero hindi pa rin ito sumuko dahil alam niyang matalino siya. Kung hindi man niya magamit ang tinapos na kurso, ay naisipan niyang mamasukan bilang isang kasambahay kung saan nagpalit din siya ng kanyang pangalan upang hindi siya mahanap ng kanyang ama at hindi maikasal sa taong bukod sa hindi naman niya kilala ay lalong hindi naman niya mahal. Malalampasan kaya ni Maxine ang pagsubok na kanyang haharapin hanggang saan at hanggang kailan niya ito kakayanin. Samantala ito namang si Dave Zamora, siya ang tipong hindi basta nagtitiwala kahit kanino, kahit pa sa mismong kapamilya niya. Masyado mataas ang pride nito at lalong hindi siya pumapatol sa babaeng tingin niya ay pera lang ang habol sa kanya. Iniingatan niya ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya at ayaw niya itong mawala. Pero paano kung isang araw matuklasan niya na ang babaeng nilait-lait niya ay mas mayaman pa sa kanya? Ating subaybayan ang mga pangyayari at pagtatagpo ng landas ni Maxine at ni Dave. Ano nga ba ang naghihintay sa kanilang dalawa? Paano kaya nila tatanggapin ang isa't isa? Yan ang ating aalamin. Pero kung ikaw ay bago pa lang napadpad sa aking channel, ay baka pwedeng makahingi ng subscribe sa inyo at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videong parating. So ano pang hinintay nyo? Simulan na natin! Just prepare yourself. Isa sa mga araw na ito ay mamamanhikan na ang lalaking nakatakda mong pakasalan. Ang mariin ngunit malumanay na wika ng ama kay Maxine habang nasa Terry sila. Sorry dad, but I don't want to. I don't even know that guy. Seryosong sagot ni Maxine sa ama at umalis na ito para magtungo sa kanyang kwarto. Maxine, whether you like it or not, you have to marry him. Pahabol ng ama bago pa man ito makaalis sa kanyang paningin. No way, hindi ito maari. Dapat makaalis na ako sa pamamahin na ito bago pa dumating ang araw na maikasal ako sa kung sino man siya. Bahala na, wika ni Maxine habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Para sa pag-alis ng kanyang ama, ay aalis na rin siya sa kanilang bahay. Nang makaalis na ang kanyang ama para magtungo sa opisina, ay dali-dali siyang bumababa para puntahan ang sasakyan at magpakalayo-layo muna siya gamit ang perang nasa savings account niya. Nasa bar itong si Maxine ng gabing iyon at doon niya ay binuhos ang sama ng loob sa ama. Dahil wala na siyang kalayaan, lahat na lang ay ayon sa mga plano ng ama nito para sa buhay niya. Ngayon pati pagpili ng taong makakasama upang pakasalan ay gusto pang pakialaman ng ama niya. Manang Lily, nasaan si Maxine? Pakitawag dahil may sasabihin ako. Wika nang doon sa katulong. Agad namang tinungo ng katulong ang kwarto ng dalaga. Pero laking gulat na lang niya na wala na ito doon at may nakitang sulat na nakalagay sa mesa. Poor dad. Nakasulat sa labas ng sobre. Kaagad namang kinuha ni Manang Lily ang sulat para ibigay sa Don, ama ni Maxine. Sir, wala po si Maxine sa kwarto niya, pero may sulat po akong nakita. Binigay ni Manang Lily ang sulat sa Don at agad naman itong binuksan. Dad, sorry sa paglabag ko sa mga kagustuhan mo, pero hindi pa ako handa sa lahat. Please, pabayaan ninyo muna ako. Mahal na mahal kita dad, kayo ni mami. Nagmamahal, Maxine. Galit na galit ang Don sa ginawa ng anak, kaya agad niyang tinawagan ang family lawyer nila. Hello Benji, ipaklose mo lahat ang bank account ni Maxine, pati ang tatlong kondo nito, at pakitrace ang kotse na gamit niya sa lahat ng checkpoint at buwiin sa kanya. Galit na utos ng Don sa kausap na abogado. Yes sir, tanging naisagot nito sa takot kahit hindi niya alam ang buong pangyayari. Samantala sa kabilang banda naman, oh well, what shall I do? Sabi ni Maxine sa kanyang isipan. Pauwi na si Maxine sa isa sa kanyang mga kondo unit nang may humarang sa kanyang mga pulis
na makapasok na siya ng kanyang kotse. Yes sir, sabay bukas ng bintana ng kotse. Ma'am sorry pero pinag-uutos ng daddy mo na kunin na namin sa'yo itong kotse mo. Wika ng pulis. Ha? What? Why? Sigaw nitong si Maxine sa mga pulis dahil wala din naman siyang magagawa kasi nakaharang ama ito sa harapan ng kanyang kotse. Kaya pinaubayan na niya ito sa kanila. Okay fine, tipid na sagot ni Maxine na tonong nainis. Nag-taxi na lang siya at pumunta sa isa niyang condo unit. Nang marating niya ito, ha? Teka, bakit ayaw gumana ng card key ko? Sorry Miss De La Vega, your unit is closed, sabi ng attendant doon. What the hell are you talking about? I own this unit. Why can't I go inside? Galit na tanong nitong si Maxine. You are not allowed to come inside, ma'am. Your dad ordered us to close all your condo units. I'm so sorry. Matapos magsalita ay umalis ng attendant at iniwan si Maxine na nakatayo sa labas ng pinto ng kanyang unit. Wala na siyang ibang maisip kundi ang mag-hotel. Pero bago siya magpunta sa hotel, ay kailangan niya munang mag-withdraw para di siya magipit sa gastusin niya. What? No. Not this one too. Ano nang gagawin ko ngayon? Sigaw ni Maxine nang di gumana ang lahat ng kanyang card dahil pinaklose rin ito ng daddy niya. Napaupo na lang siya sa isang tabi habang problemado pero hindi pa rin siya babalik sa kanila para sundin ang kanyang ama. May pera pa naman siya kaya yun muna ang gagamitin niya at sa susunod na araw ay susubukan niyang maghanap ng trabaho sa isang mumurahin na inlang ang kanyang narentahan para matuluyan na makatipid dahil kaunti na lang ang perang hawak niya. Maagang umalis si Maxine sa kanyang tinutuluyan para mag-apply sa mga law firm pero di siya natatanggap dahil lahat ng mga kumpanya na applyan niya ay napagsabihan na ng kanyang daddy kaya walang tumatanggap sa kanya. Pagod at gutom na si Maxine pero dahil kailangan niyang magtipid, minabuti na lang niyang magpatuloy sa paghahanap ng trabaho. Pero kahit anong posisyon ang applyan niya ay hindi pa rin siya natatanggap. Hanggang sa di kalayuan may nakita siyang wanted housemaid sa isang agency. No choice na siya kaya susubukan niyang mag-apply pero gagamit siya ng ibang pangalan para matanggap sa trabaho. Bahala na, kaya ko naman siguro na maging katulong. Nasambit niya sa sarili bago pumasok sa agency na kanyang nakita. Good morning ma'am, bati niya sa babaeng nasa front desk. Yes ma'am, what can I do for you? Tanong naman ang babae sa kanya. May nakalagay po kasi na hiring kayo ng housemaid. Baka po pwede ako mag-apply? Tanong ni Maxine sa babae. Tiningnan naman siya nito mula ulo hanggang paa na parang di makapaniwala na katulong ang gustong applyan na trabaho ng kanyang karap. Sa ganda, tindig at pananamit nitong si Maxine ay parang nga siyang isang prinsesa sa paningin ng babae. Lynn! Sigaw ni Dave sa sekretarya niya at agad naman itong pumasok sa opisina ng binatang amo. Yes sir, tanong nito kay Dave. Ano, wala ka pa bang nahanap na kasambahay na para sa akin? Tanong ng binata dahil lahat ng mga katulong nito sa bahay ay galing sa agency para sigurado siya na totoo lahat ng personal na impormasyon ng mga ito. Wait lang po sir, tatawagan ko lang yung agency ng tita ko. Baka may nag-apply na. Matapos magsalita ay umalis din kaagad itong si Lynn sa opisina ni Dave. Okay, saglit lang ha. Sasagutin ko lang tong tawag. Wika ng babae sa front desk agency kay Maxine. Oo, meron na. Ano, kukunin nyo na ba? Sige, sasabihan ko na, magsimula na siya bukas. Mamaya ipapasa ko siya. Yan lang mga narinig ni Maxine mula sa karap habang nakikinig lang siya. Matapos mo kay pag-usap sa telepono, ay siya naman ang hinarap nito. Give me your resume para ma-check ko. At agad naman itong binigay ni Maxine gamit ang ibang pangalan. Sinulat niya ang pangalan niya bilang Max Vega. Ito lang ang parang alam niya para matanggap siya sa trabaho. Ang gumamit ng ibang pangalan at pinagandaan na niya ito para wala maging problema. So you are Max Vega. Yan ang ginamit niyang pangalan, short name sa buong pangalan niya. Yes po, sagot niya. Tanggap ka na. Bukas ng umaga, pumunta ka dito at may susundo sa'yo para dalhin ka sa iyong bagong bahay. At magpapakabait ka dun ha. Mayaman ang amo mo at malaki din ang sahod mo. Uwi ka na babae. Maraming salamat po. Sige po, bukas maaga po akong pupunta dito. Sabay talikod nitong si Maxine at nagtungo na sa kanyang inuupahang inn. God please help me. Sana makayanan ko ang trabahong pinasok ko. Wala na akong ibang alam na paraan para mabuhay nang hindi umaasa sa magulang ko.
Bulong nitong si Maxine sa sarili habang inaayos ang kanyang mga gamit para maaga siya makapunta sa agency bukas. Kinabukasan, maagang nagtungo itong si Maxine sa agency at doon na naghintay ng driver na susundo sa kanya. Andyan ka na pala, Maxine. Siya ang susundo sa'yo para ihatid ka sa bahay na magiging amo mo. Uwi ka na, babae. Hello po, bati ni Maxine sa matandang lalaki. Umabot sila ng isang oras sa daan dahil sa traffic kaya natagalan sila sa biyahe. Dahil Sabado, tanghali na pumasok sa pisina si Dave. Nandyan ka na pala, Densyo. Saan galing ang sinundo mo at sino naman yung kasama mo? Sunod-sunod na tanong ni Aling Dida sa asawa. Ano ka ba naman, Dida? Siya ang sinundo ko, sabay turo kay Maxine. Ha, siya ba? Akala ko kaibigan siya ni Sir. Katulong ba talaga ang papasukan mo, Neng? Pagtatakang tanong ng matandang babae. Opo, Manang. Magalang na sagot ni Maxine at pinapasok na siya sa loob ng bahay. Hintayin mo lang si Sir Dave. Mamayang konti, magigising na yon. Para siya na ang kumausap sa iyo. Sabi ni Aling Dida na naghahanda ng almusal para sa binatang amo. Ganun po ba? Sige po, Aling Dida. Hintayin ko na lang po si Sir para alam ko rin po ang gagawin ko. Magalang na sagot ni Maxine. Ano pala ang pangalan mo, Neng? Tanong ni Aling Dida. Max po. Max Vega po. Muntik na siyang madulas doon. Buti na lang, maagap siya. Papasok na sana si Dave sa loob ng kusina nang may narinig siyang nag-uusap at nakatalikod ang dalawa sa may pintuan. Kaya hindi agad nakita ni Max ang amo. Good morning, sir. Bati ni Aling Dida kay Dave. Good morning, Manang. Sino po siya? Agad na tanong ni Dave sa matanda. Umarap naman si Max at nagtama ang kanilang paningin. Sir, si Max po. Siya yung bagong katulong na pinasundo mo. Uwi ka ni Aling Dida dito. Tinignan naman ni Dave mula ulo hanggang paa ang dalaga. Nahiya naman si Max kaya yumuko na lang ito. Are you sure na katulong ang papasukin mo at hindi entertainer sa bar? Tanong ni Dave dahil sa suot nitong jeans at tube blouse. Wala nang magawa si Maxine dahil wala siyang damit na pambahay at di na niya naisip na bumili dahil wala na siyang pera. Housemaid po sir ang papasukan ko. Sagot ni Max kay Dave. Don't use that kind of clothes inside my house. Your work here is to prepare all my things. Ayaw ko ng tatanga-tanga at maarte. Lahat ng gamit ko dapat masinop na nakaayos at laging nakahanda kapag kailangan ko. Gumising ka ng maaga para lahat ng documents na natapos ko ng gabi sa library maibaba at maiayos mo na sa sala para nakahanda na pagpasok ko ng opisina. Maliwanag ba? Naintindihan mo ba ako? Sabihin mo lang kung hindi mo kaya at makakaalis ka na. Seryosong saan ni Dave kay Maxine. Okay po sir, masusunod po. Sagot naman ni Max na kinakabahan pa dahil baka hindi niya magawa ng maayos ang mga utos nito at mawawala na agad siya ng trabaho. Okay, good. Ang kwarto mo sa mids quarter din. Manang Dida, pakituro mo na lang mamaya sa kanya ang mga dapat niyang ayusin sa room ko. At kung hindi ka marunong magbasa, huwag mo kung saan ilalagay ang mga gamit ko. Maliwanag ba? Inis na inis si Max sa asal ng amo. Minaliit pa siya ng amo at sinabiyang hindi marunong magbasa. Samantalang bar top notcher pa siya. Wala siyang masabi dahil kailangan niyang ilihim ang totoo niyang katauhan para mabuhay sa sarili niyang paraan. At kung ano ang sunod na mangyayari ay abangan niyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Matapos ibili ni Dave si Maxine kay Aling Dida ay umalis na ito nang hindi na kumain ng agahan. Halika na Max, ilagay mo na ang mga gamit mo sa kwarto natin. Sabi ni Aling Dida. Sumunod naman si Maxine sa matanda. Papasok pa lang sila sa silid ng maid's quarters ay napailing na lang si Maxine. Malinis at maluwang naman ang kwarto pero kung tutuusin ay kasing laki lang ng kanyang bathroom ang silid na iyon. Wala siyang magawa kundi magtiis. Sa ganun ay masasanay din siya at sana ay makayanan niya ang kanyang magiging trabaho. Siya nga pala, Max, dito ka sa pwesto na ito. Kasi umuwi na sa probinsya yung dating natutulog dito para mag-aral. Uwi ka ni Aling Dida. Nilapag naman ni Maxine ang kanyang mga gamit sa sahig at naupo sa kama. Salamat po, Aling Dida. Sambit ni Maxine. Walang anuman yun, Neng. Halika na at nang may turo ko sa'yo ang mga gagawin mo. Para pagdating ni Sir mamaya, okay nang lahat. Huwag kang mag-alala. Mabait naman si Sir Dave. Basta gawin mo lang yung mga gusto niya at iwasan ang mga ayaw niya. Sabi ni Aling Dida. Tahimik lang nakikinig si Maxine sa matanda. Wala naman siyang pakialam kung mabait o masungit ang amo nito. Basta may trabaho siya, okay na sa kanya. Aling Dida, saan po ang silid ni Sir Dave?
Tanong ni Maxine, halika ituturo ko sa iyo, sabi ng matandang babae. Pagkabukas ng pinto, tumambad naman sa kanya ang malinis at napakasinop ng mga gamit na binata. Malaki ang silidito at halos kumpleto sa gamit ang loob. Konti lang ang diferensya sa kanyang kwarto na sobra na niyang namimiss, pero kailangan muna niyang magtiis sa ngayon at harapin ang hamon na kailangan niyang mapagtagumpayan. Ito po ba ang kwarto ni Sir Sanji? Wow, ang laki naman po pala, wika ni Maxine. Oo Max, dito lang lagi si Sir kapag walang pasok sa opisina. Pero huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang maglilinis at mag-aayos dito. Dahil may mga kasama ka, minsan ako ang kasama mo pag di ako busy sa ibaba, sabi ni Aling Dida kay Maxine. Sinimula na nila ang paglilinis at pag-aayos ng mga gamit ng binata. Itinuro din ni Aling Dida kung anong mga damit ang pang-opisina, pang-gym, pang-lakad at iba pa. Sinabi na ng matanda ang lahat, pati na ata brief ng amo ay sinabi na niya na madali din namang natandaan ni Maxine. Max, iiwan mo na kita dito. Ayusin mo lang yung mga papers sa ibabaw ng table ni Sir Dave, para mamaya hindi tayo masermonan, utos ni Aling Dita. Bababa na kasi ito para magluto at asikasuin ang ibang bagay sa bahay. Dida, malakas na sigaw ni Veronica sa matanda na wala man lang galang. Patakbo naman lumapit ang matanda sa kinaroroonan na babae. Basta Sabado ay nagpupunta ito sa bahay ng nobyo. Ma'am, may pag-uutos po ba kayo? Tanong agad ni Aling Dida dito. Saan si Dave? Tanong nito sa matandang babae. Nasa opisina po ma'am. Bakit po, hindi niyo ba siya tinawagan? Tanong ni Aling Dida kay Veronica. Buisit ka, magtatanong ba naman ako kung alam ko? Umalis ka na nga sa harapan ko at hintayin ko na lang siya dito sa sala, sabi ni Veronica sa matandang babae sa pasigaw na tono. Nasanay na sila sa talas ng dila ng nobya na binatang amo nila. Walang sumasagot sa babaeng ito dahil takot sila lalo pag sinumbong sila kay Dave, at magaling din itong magdrama sa harapan ng nobyo. At paniwalang paniwala naman ang lalaki dito. Dahil nauuhaw si Maxine, bumaba ito ng sala para uminom ng tubig sa kusina. Dire-diretso lang ito sa paglalakad nang biglang, "Hoy, sino ka?" tanong ni Veronica kay Maxine. Nilingo naman ni Maxine at siniguro kung siya ba ang kinausap ng nagsalita. "Yes, ako ba ang tinawag mong Hoy?" tanong ni Maxine sa babae. "Buisit ka, may ibang tao pa ba dito? Kundi ikaw lang ang kausap ko at saka tawagin mo akong ma'am. Siguro bagong atsay ka dito ano?" Mataray na sigaw ni Veronica kay Maxine. "Sa pagkakaalam ko, iisa lang ang amo kong pinagsisilbihan at hindi dalawa," mariing tugon ni Maxine. Kahit di niya kilala ang babae ay wala siyang pakialam, pero ang tawagin siyang Hoy, ayan ang di niya matanggap. "Aba, baka di mo ko kilala, atsay ka, para malaman mo ako lang naman ang piyansay ng amo mo, kaya amo mo na rin ako. Naintindihan mo?" Pasigaw na sabi ni Veronica kay Maxine. "So what? I don't care. Tandaan mo, hindi ka pakasal sa amo ko, kaya siya pa rin ang nag-iisang amo namin dito. Hindi ka namin amo," mariin at taas noon na sagot ni Maxine. Tinalikuran ni Maxine ang kausap at iniwan na niya itong galit na galit sa kanya. Lahat ng sagutan ng dalawang babae ay dinig na dinig ni Aling Dida at ilang mga kasambahay. Kaya masaya sila dahil nakahanap na ng katapat ang bruhang girlfriend nang amon lang si Dave. Wala kasi kahit isa sa kanila ang malakas ang loob na sumagot dito dahil sa masama ang tabas ng dila nito. "Hindi ka ba natatakot sa kanya?" tanong ni Aling Dida kay Maxine. "Po, bakit ako matatakot sa babaeng iyon? Hindi siya ang uurungan kumanang sabay inom ng malamig na tubig. Alam mo, ikaw lang ang nakasagot sa kanya ng ganon. Lahat kasi kami dito takot sa kanya kasi nagsusumbong siya kay Sir Dave." Bigla namang kinabahan si Maxine dahil baka nga magsumbong ito. Sigurado matatanggal siya sa trabaho kung magkataon. "Nakumanang, eh di magsumbong siya. I have the right para sagutin siya dahil bukod sa hindi ko naman siya amo, siya naman nauna eh," kampating sagot ni Maxine kay Aling Dita. Palubog na ang araw nang dumating si Dave sa mansyon. Nandoon pa rin si Veronica na naghihintay sa kanya. "Hi sweetheart, I miss you. Sabay hali kay Dave." "I miss you too," sagot naman ni Dave sa kanya at hinalikan ito sa labi. Sakto mang pasok ni Maxine sa sala at nakita sila. "Alam mo sweetheart, yung bago niyong katulong sinagawan ako kanina." Mangiyak-ngiyak na sumbong ni Veronica kay Dave. "Ano? Bakit?" tanong naman ito sa nobya. "Hindi ko alam sa kanya. Wala naman akong ginawang masama. Basta na lang akong sinigawan." "Tawagin mo nga siya sweetheart and tell her to say sorry sa ginawa niyang pagsigaw sa akin kanina." At yun nga ang ginawa ni Dave.
Max! Max! Sigaw ni Dave at taranta naman itong lumapit sa kanila. Yes, sir? Tanong agad ni Maxine sa binata at tinapunan niya ng masamang tingin si Veronica dahil alam niyang nagsumbong na ito kay Dave. Tama ba ang sinabi ng piyansi ko? Na sinigawan mo daw siya? Anong dahilan mo para gawin yon? Seryosong tanong ni Dave kay Maxine. Hindi, sir. Tipid na sagot nito sa kausap. Sweetheart, tingnan mo, nagsisinungaling pa siya. Sumbong ulit ni Veronica. Max, say sorry to her. Utos ni Dave kay Maxine. What? Hell no, I won't do that. I have my right. Nasagutin ang mga sinabi niya sa akin, sir. Sagot ni Maxine na hindi niya napansin na napa-English siya nang wala sa oras. Pati ba naman ako sinusuway mo na? Tandaan mo bago ka palang dito. Sabi ni Dave. Sorry for that, sir. Pero hindi po ako magsusorry sa piyansa ninyo dahil hindi ko naman siya sinigawan. I won't say sorry for the thing I did not do. Now will you please excuse me? I have more important things to do, sir. Paalam ni Maxine sa amo niyang si Dave. Langya, akala ko tatanga-tanga at walang alam ang atsay na ito. Sa isip ni Dave dahil di man lang niya nakitaan ng takot si Maxine habang nakikipag-usap sa kanila ng nobya niya. Habulin ni nga naman si Maxine na nakapasok na siya sa kanilang silid. Hindi na niya nakontrol ang kanyang pagkaabugada sa harap ng mga taong yon at dapat di siya magpapatalo sa mga ito. Lalo na sa babaeng mukhang kabayo na iyon, tahimik na ang buong mansyon at natapos na ang mahabang araw. Hindi pa tapos si Dave sa kanyang mga documents sa library, kaya naghihintay pa rin si Maxine hanggang matapos ito. Ay nako, kainis naman itong lalaking to. Ano ako, Lady Guard na nagbabantay lang dito hanggang matapos siya? Linggo naman bukas. Ano kaya kung pasukin ko na at tulungan ko? Naiinis na talaga si Maxine habang nakaupo sa may hagdanan. Inaantok na talaga siya, kakahintay. Ilang segundo pa ay di na siya nakapagtimpi at pinuntahan na nga niya ang silid aklatan kung nasaan si Dave. Mahinang katok lang ang ginawa ni Maxine sa labas ng library kung saan naroon ang binatang amo. Yes, come in. Sagot naman ito na nasa loob. Dahan-dahan namang binuksan ni Maxine ang pinto at nakita niyang tuyok na tuyok ang mga mata ni Dave sa mga documents na nasa harapan. Sir, pwede na po ba akong matulog? Kasi 1 AM na po. Kung tutuusin, overtime na po ako nito. Sabi ni Maxine sa amo habang pilit niya tinago sa sarili ang pagkayamot. Tinignan naman siya nito na nakakunot noo. So what kung overtime ka? Babayaran naman kita. Diritsa ang sagot ni Dave sa kanya. Unyemas na. Hindi mo lang nakuha ang ibig kong sabihin. Ang hihina talaga. Antok na ako, gusto ko na matulog. Mahinang tugon ni Maxine na inakala niyang siya lang ang nakarinig. What did you say? I heard you're saying something. Tanong ni Dave sa kanya. I didn't say anything, sir. Tanging na isagot na lang ni Maxine sa kanya. Nakaupo lang si Maxine sa coach malapit sa dicks ni Dave. Nakaidlip na ito sa kakahintay na matapos ang amo hanggang sa nakita na siya na binata. Dahil sa antok na din si Dave, ay hinayaan na lang niya na doon na matulog sa coach si Maxine at saka na siya pumasok sa kanyang kwarto para matulog na din. Dahil sa nangawit sa pagtulog ay nagising na si Maxine. Pagdilat ng kanyang mga mata ay nagtaka pa siya na nasa library pala siya nakatulog. Kainis ka talagang lalaki ka. Hindi mo man lang ako ginising. Ano kaya kung ikalat ko lalo itong mga papers mo para magalit ka? Inis na tura ni Maxine. Sa sobrang inis niya, mag-alas 3 na pala ng umaga. Dali-dali namang inayos ni Maxine ang mga documents ni Dave na kailangan itong dalhin sa opisina. Dahil gamay na ni Maxine ang mga ganong bagay, madali na lang niya itong naiayos. May mga numero ang bawat dokumentong nandon at iyon siguro ang nilagay ng amo para palatandaan ng pagkasunod-sunod at nang hindi siya malito. Tiningnan niya ito at wala sa tamang ayos kaya inayos niya ito. Kahit hindi na magkatugma ang mga numero, wala pang 20 minutes ay natapos na niya ang pag-aayos kaya lumabas na siya ng library at nagtungo sa maid's quarter para ituloy ang kanyang pagtulog. Yun lang pala ang ipapaayos, magbibigay pa ng maling direksyon. Mali-mali naman, wika ni Maxine sa sarili. Natulog din ito kaagad dahil maaga pa ang gising niya pagsikat ng araw. Linggo ng umaga, 7 AM na gumising si Maxine at napuyat ito kagabi. Kaya bahala na kung magalit ang amo nito at late siya nagising. Good morning, Max. Anong oras ka na ba nakatulog kagabi? Hindi na kita inantay pa kasi pagod na din ako. Tanong ni Aling Dida sa kanya. Ay naku, manang, pasado alas 3 na po ng umaga ako natulog. Pero nakatulog naman ako sa coach habang naghihintay kay Sir Dave na matapos ang mga paperworks niya. Sagot ni Maxine sa matandang babae
na si Aling Dida habang humihigop ng mainit na kape. Buti at nagising ka na bago pa magising si Sir Dave dahil tiyak na tatawagin ka nun. Baka magsisimba yun mamaya. Dapat ayusin mo na ang damit niya pang alis, sabi ni Aling Dida kay Maxine. Alam naman ni Maxine ang kanyang gagawin dahil tinuro na sa kanya ng matandang babae ang lahat. Nagsisimba din pala ang kumag na iyon. Dapat isama niya ang ipakta niyang piyanse para masunog naman ang sungay. Ika ni Maxine sa mahinang tinig. Anong sabi mo, Max? Tanong ni Aling Dida sa kanya. Ay sabi ko po, alam ko na ang aayusin kong damit mamaya kung magsisimba si Sir Dave, sagot ni Maxine sa matanda. Sa mansyon naman ng mga De La Vega ay sobrang nag-aalala na ang ina ni Maxine dahil di nila alam kung nasaan na ang kanilang anak. Alfredo, hindi ka ba naawa sa anak mo sa pinaggagawa mo sa kanya? Dahil doon, kaya siya lumayas dito sa bahay natin. Hanapin natin siya. Baka kung ano na nangyari sa anak natin. Ika ng mami ni Maxine sa asawa nito. Hayaan mo siya, Lina. Ipinahiya niya ako sa kumpari ko. Kusa siyang umalis ng bahay kaya kusa din siyang babalik sa atin kung nahihirapan siya. Wala akong balak na hanapin siya. Matalinong anak mo kaya alam niya na ang ginagawa niya. Matigas na sambit ng daddy ni Maxine. Samantala, sa kabilang banda naman ay nag-uusap sina Maxine at Aling Dida. Habang kumakain ng agahan ay biglang nag-ring ang telepono sa kusina. Good morning, Sir Dave. Yes, sir. Mga sagot lang ni Aling Dida ang naririnig ni Maxine sa usapan. Max, pinapaakyat ka ni Sir Dave, sabi ni Aling Dida kay Maxine. Bakit daw po? Tanong ni Maxine. Baka may ipapaayos lang sa'yo. Sige na, umakyat ka na at naghihintay na iyon sa'yo. Ika ng matandang babae at umakyat na nga si Maxine sa itaas na silid. Mahinang katok lang ang ginawa ni Maxine. Come in, sagot ng nasa loob. Good morning, sir. Pinapatawag niyo daw po ako. Napatitig naman si Maxine kay Dave dahil bagong gising lang ito. Kaya naka-boxer pa ito. Naka-white t-shirt naman kaya di halatang bakat ang hinaharap. Pakiayos ang damit at mga gamit ko. Magsisimba ako matapos kumaligo. Pagkatapos mo, pwede ka nang lumabas. Utos ni Dave kay Maxine at pumasok na ito sa banyo. Hindi mo lang siya inantay na sumagot pa. Buisit, yan ba ang magsisimba? Masunog ka na sana, akala mo kung sino magaling. Tugon sa isip ni Maxine. Dali-daling inayos ni Maxine ang damit at iba pa ang gamit mula ulo hanggang paa ng amo niya. Huli na niya kinuha ang brief ni Dave. Ano kaya kung lagyan ko ng sili ito para magtanda ka? Para brief lang ipapahanda pa sa akin? Naisip na tugon ni Maxine. Matapos niyang maiayos ang lahat ay lumabas na siya ng silid nang may biglang tumawag sa telepono. Inangat naman niya ito at sinagot dahil yun din ang bilin sa kanila. Pag telepono ng bahay ay sasagot sila basta sagutin ng maayos ang nasa linya. Hello, good morning. Samora's Residence. May I know who's on the line? Magalang na tanong ni Maxine sa kabilang linya. Hoy Bubita, sino ka at bakit ikaw ang sumasagot ng telepono? Nasaan si Dave? Bakit andyan ka sa kwarto niya? Anong ginagawa mo dyan? Nandyan ba siya? I want to talk to him. Sunod-sunod na tanong ni Veronica kay Maxine sa kabilang linya. Alam na ni Maxine na ang nobya ng binatang amo ang nasa linya. Oh, sorry to say that we're not in a beauty pageant for the question and answer portion. Kaya wala akong oras na sagutin lahat ng tanong mo. Nasa bathroom si Sir Dave ngayon. Matipid na sagot ni Maxine. Inartihan pa niya ang pagsasabi dahil alam niyang manggagaliiti lalo sa galit si Veronica. Maingay naman ang lagaslas ng tubig sa shower kaya di siya maririnig ng among binata. Malandi ka, sigaw ni Veronica sa kanya sa telepono. At nagpanting naman ang tenga ni Maxine sa sinabi ng kausap. Sa tanang buhay niya ay hindi pa siya napagsabihan ng ganon at niminsan wala pa siyang nilandi. Hindi pa nga siya nagka-boyfriend. Be careful with your words, you did not know who I am. Who knows, maybe one of these days, iwanan ka na niya at magabul sa ibang babae. Mariing tugon na may halong pangiinis na sagot ni Maxine kay Veronica. Wait, subukan mong magsumbong ulit at ipapahiya na kita. Pananakot pa ni Maxine at pinatay na ang tawag ng nasa kabilang linya sa kalumabas ng silid. Di man nakaisa si Maxine sa amo niya kanina, kay Veronica niya naman binunton ang lahat ng inis niya. Matapos maligo ni Dave ay agad nitong kinuha ang damit na inihanda ni Maxine para sa kanya. Napangiti na lang siya dahil kahit paano may taste din pala ang atsay sa paterno ng mga damit at bagay na bagay sa kanya ang pinilin tong damit para sa kanya. Isang black jeans at light blue shirt at black shoes pang simba. Pati rilaw na susuotin ito ay isang branded na white gold
Ang inihanda ni Maxine para sa kanya, may taste ka din pala Max, sabi ni Dave sa kanyang isipan. Samantala nasa kusina si Maxine at tinulungan niya si Aling Dida para sa almusal ng binatang amo nang magsalita ito. Good morning Aling Dida, tinig ni Dave na papasok sa kusina para magbreakfast. Di man lang siya binati nito, kung sa bagay kanina nga pumasok siya sa kwarto nito ay hindi rin siya binati. Matapos kumain ng binata ay nagpaalam na ito kay Aling Dida para magsimba. Manang, aalis na po ako. Nga pala manang, pagdating ko mamaya, aalis tayo. Papunta tayo sa Antipolo para tignan ang mga naanin nilang mga prutas at gulay. Ika ni Dave. Tayo lang ba iho? Tanong ni Aling Dida. Isama na natin si Max. Baling nang tingin ni Dave kay Maxine at umalis na ito. Manang, maganda ba doon? Tanong agad ni Maxine kay Aling Dida. Oo Max, pagmamayari iyon ng pamilya nila Sir Dave. Malawak din ang asyenda nila Sir at may mga gulayan, prutasan, palaisdaan at may poultry din, sabi ni Aling Dida kay Maxine. Masaya naman si Maxine dahil iyon ang isa sa mga gusto niyang adventure. Dumating nga si Dave at nakanda naman na si Aling Dida at si Maxine. Si Maxine naka-jogging pants, rubber shoes at plain t-shirt. Dahil alam naman niyang farm ang pupunta niya, hindi mall. Buong akala ni Aling Dida at Maxine ay tatlo lang sila na pupunta. Yun pala, nasa loob na ng kotse si Veronica at sasama din pala ito. Napangiti naman si Maxine sa suot ni Veronica na maiksing skirt at mataas na sandals. Napansin naman iyon ni Veronica. Anong tinitingin-tingin mo dyan? At Chai ha? Naiingit ka sa suot ko? Tanong ni Veronica sa kanya. Wala si Dave dahil nagpalit ito ng damit sa taas ng kwarto at hinihintay na lang nila ito makababa sa garahe. Excuse me? Ako maiingit sa'yo? Never. We are going on a farm, not in the mall. Nakangiting sagot naman ni Maxine at saktong dumating na si Dave. Kaya hindi na nakasuot pa si Veronica kaya abot tenga ang ngiti ni Maxine. Tahimik lang si Maxine at Aling Dida sa kanilang biyahe. Si Dave ang driver nila at si Veronica naman ang nasa kanyang tabi habang sina Aling Dida at Maxine ay sa likuran ng mga ito. Narating din nila ang asyenda nila Dave kaya bumababa na sila ng sasakyan. Wow sweetheart, ang ganda pala dito. Bakit naumulang lang ako din lang dito? Maarteng tanong ni Veronica sa nobyo. Di naman ako lagi napupunta dito sweetheart eh. Kaya di kita sinasama. Sagot naman ni Dave. Isa-isa naman silang binati ng mga tao na naroon. Ngiti lang ang ginaganti ni Maxine samantalang si Veronica ay wala namang pakialam. Aray ko, sigaw ni Veronica dahil natapilok ito dahil sa maliit na butas na naapakan niya. Sa taas ba naman ang sandals na gamit niya? Talagang ang matatapilok siya. Are you okay sweetheart? Pag-aalalang tanong ni Dave sa nobya. Napapangiti naman si Maxine sa nakita niya. Yes, kaya ko pa naman maglakad. Max, will you hold my bag? Sabi ni Veronica dito. Can you say please before I do that? Sagot naman ni Maxine kahit pa nasa harap pa nila itong si Dave. Huwag na pala at baka mawala pa ang pera at makeup ko sa bag. Mahirap na. Aling Dida, ikaw na lang ang humawak ng bag ko. Baling ni Veronica sa matandang babae at inabot ang bag niya sa matanda. Naiwan si Veronica sa ilalim ng puno ng mangga dahil may upuan doon at kinakausap naman ni Dave ang mga tauhan nito. Si Maxine naman at si Aling Dida ay tumutulong maganda ng kanilang makakain at nakikipagkwentuhan sa mga taong inabutan nila doon. Tumulong din sila sa pag-aayos ng mga prutas at gulay na pambenta at supply para sa mansyon. Nakaupo lang si Veronica nang may naramdaman itong gumagapang sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito ay isang higad kaya nagsisigaw ito. Dave! Dave help! Sigaw ni Veronica! Dahil malapit lang ang kinaroroonan nila Aling Dida at Maxine, napatakbo na lang si Maxine para lumapit kay Veronica at alamin ang sanhi ng pagsigaw nito. Why, what's wrong with you? Tanong ni Maxine at kunwaring may pakialam siya sa nobya ng amo. Please remove this creepy creature at my back. Utos ni Veronica sa kanya na may please at halatang desperada nang matanggal ang gumagapang sa kanyang likuran. Agad namang pinagpag ni Maxine ang likod ni Veronica. Kahit wala na ang gumagapang ay pinaghampas niya pa rin ito gamit ang kanyang mga kamay. Aray naman, parang nananadya ka na ah. Ang sakit ng hampas mo ah. Galit na tura ni Veronica kay Maxine. Hindi ah, ayan nawala na. Sobrang madikit yung higad kaya dapat hampasin na malakas para mamatay. Sabi ni Maxine, gabi na nang makauwi na sila sa mansyon. Dahil hinatid pa nila si Veronica sa bahay nito. Agad na nag-busy si Dave para tignan ang mga documents na iniwan niya kagabi sa library. Max, sigaw ni Dave sa loob ng library. Nahalatang galit ang tono nito. Yes sir, tanong agad ni Maxine pagpasok niya. Nilagyan ko na ng guide para madali mong masundan pero bakit iniba mo pa rin ang pagkasunod-sunod nito?
Seryosong tanong ni Dave na may halong pagkadismaya. Tama naman po lahat yan, sir. Why don't you try to read it again? Walang makakaunawa sa nilalaman kung hindi mo ito babasahing mabuti. At nang makita mo ang kabuuan nito, wika ni Maxine kay Dave na nakatingin lang sa kanya. Malalim ang kahulugan ng mga salita na ginamit ni Maxine para halimbawa sa pinag-aaralang dokumento na yon. Huwag mo akong turuan. Wala kang alam dahil katulong lang kita. Saad din Dave kay Maxine. Okay sir, just try to read it again. Then tell me if I'm wrong. At umalis na si Maxine sa harap ni Dave. Tama nga naman siya. Bakit ko nga ba inuumpisahan sa gitna? Kung sa harap pa naman dapat basahin at nang makita ko ang nilalaman nito, bakit kaya akong makipag-debate si Maxine, daig pang isang abugada? Bulong sa isip ni Dave habang naiwan siyang mag-isa sa kanyang library. At kung ano ang sunod na mangyayari ay abangan niyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Maaring tama ka ngayon, Max, pero sisiguraduhin kong sa susunod, di mo ako masagot-sagot. Di isang katulong ang makapagpabago ng mapananaw sa isip ni Dave. As usual, maaga na namang nagising si Maxine para ipaghanda ang amo. Para sa pagpasok, nasa banyo ang lalaki nang pumasok siya kaya dali-dali niyang inihanda ang susuti ng amo. Siyempre alam niya opisina ang papasukan ng amo. Kaya naganda siya ng black suit para sa among binata, belt shoes, socks, tie, and polo para panloob. Last ay ang brief nito. Kung tutusin, alam niya lahat ang suot ng lalaki. Katawan na lang ang kulang na di pa niya nakikita. Pero she don't care about that things. Natapos na niya kaya lumabas na siya ng silid at pinuntahan ang library kung saan ang mga papers na dadalhin nito. Sabi ko na nga ba eh, I'm right, impacto ka talaga, engot naman pala sa isip ni Maxine dahil di na iba ang pagkakaayos niya sa papers mula kahapon kaya napangiti na lang siya at bumaba na. Paglabas naman ni Dave sa banyo ay agad niyang nakita ang damit mula ulo hanggang paa na isusuot niya ng araw na yon. Hanga talaga siya sa atsay na si Maxine dahil alam na alam nito ang dapat isusuot pang opisina at panlabas. Parang may alam ang dalaga sa ganung bagay o sadyang may alam lang konti. Yun ang naiisip ni Dave at nagbihis na ito para bumaba at kumain na. Papasok na si Dave sa kusina para kumain. Andun din si Maxine kasama si Aling Dida na naghahanda ng pagkain niya. Max, nasa sala na ba ang dadalhin ko para sa opisina? Tanong ni Dave dito. Yes sir, everything is ready. Tanging sagot ni Maxine sa seryoso mukha nito. Okay, good. Sagot ni Dave at kumain ito. Bakit ba parang may pinag-aralan at di lang basta-basta ang nalaman nito? Base sa pananalita nito, yan ang kanyang pag-iimbestiga na palihim sa isip ni Dave. Matapos kumain ni Dave ay nagpaalam na ito sa matanda at umalis na. As usual, di nagpaalam sa kanya ito. Ni hi or hoy, wala. Habang naglilinis naman si Maxine sa kwarto ng binata, may pakanta-kanta pa siya nang magring ang telepono nito sa side table at sinagot na ito. Hello, Samora Residence. May I know who's in the line? Malambing na tinig ni Maxine na parang kaisarap pakinggan sa pandinig ng kausap. Ngayon niya lang ito narinig na malumanay ang boses. Max, tinig na lalaki sa kabilang linya at nabusesa naman ito ni Maxine. Yes sir, ikaw po pala. You need anything from me sir or what? Tanong dito ni Maxine. Yes, just fix the one of our guest room dahil dyan matutulog ang mamo. Utos ni Dave sa dalaga. Kahit magnobya sila ni Veronica ay never pa siyang napatulog ng babae sa kanyang kwarto. Sa guest room lang lagi natutulog ito. Ha? Ang impakta, kaarte, dito pa matutulog? Sa isip ni Maxine. Ah okay sir, your wish is my command. I will fix. Labas ilong na sagot ni Maxine dito kay Dave at pinatay na nito ang linya. Matapos inayos ni Maxine ang guest room ay bumababa na ito para magpahinga naman ng konti. Max, tapos ka na ba? Tanong ni Aling Dida. Opo manang, dito matutulog si Impacta mamaya kaya inayos ko pa ang guest room. Bakit kasi di nilang sila magkatabi ni sir? Sagot ni Maxine. Ikaw talaga, bakit naman Impacta ang tawag mo doon? Baka marinig ka. At alam mo Max, kahit pa nobya niya si Impacta kamo, di pa nagpapatulog si sir sa kwarto niya kahit sinong babae mula noon. Sabi ni Aling Dida kay Maxine. Ha? Bakit naman po? Inobya naman niya si Impacta, tanong ulit nito sa matanda. Ewan ko iya, di ko din alam. Siguro pagkasal na sila doon na magpapatulog ng babae si sir sa room niya, sagot ni Aling Dida. Ugong ng sasakyan ang narinig nila sa labas. Ang akala nila ay si Dib na ang dumating pero Dida! Dida! Lakas na boses ni Veronica ang kanilang narinig. Ang Impacta andyan na Aling Dida,
Nakangiting sabi ni Maxine, agad namang tumakbo si Aling Dida para punta ng dalaga. Yes, ma'am. Tanong ni Dida dito, talaga bang tanga kang matanda ka ha? Nakikita mo ba ang dala ko? Kunin mo, sigaw nito. Dinig naman ni Maxine ang sinabi ni Veronica, ang kabastusang pinagagawa ni Veronica. Anong silbi ng pagkaabugada niya? Kung simpleng tao at bagay lang, di niya kayang ipagtanggol ang mga katulong na inaapi dahil ba na mahirap lang ang mga ito? Kaya agad siyang lumabas ng kusina at pinagsabihan niya itong si Veronica. Wala kang karapatan pagsabihan sila ng ganyan. Kahit mga katulong lang sila, kami, ay wala kang karapatan na yukaran ang pagkatao namin. Tao sila, kami, bakit anong narating mo na? At kung umasta ka parang ikaw ang nagpapasahod sa amin ha, galit na tanong ni Maxine kay Veronica at natahimik lang ito. Wala kang karapat na pagsabihan ako ng ganyan, tanging sagot Veronica. Nang nakahuma ito sa sermon na inabot niya kay Maxine. Then you don't have right also to treat as what you did. Madiin-diin na sagot ni Maxine. I have right because I'm Dave Piancey and soon Mrs. Zamora. Sagutin ni Veronica. Then we will see if that will happen soon. Sagutin ni Maxine na ikinainis ni Veronica. Sure, we will see. So as of now, you should call me ma'am. Taas noon na utos ni Veronica kay Maxine. Oops. And as I said, I will call you that when I saw that you are married in my boss. So as of now also, I have only one boss. Saka iniwan na nito si Veronica na sobrang inis. At andoon nakatingin pa lahat ng mga katulong sa bahay na yon. Anong tingin-tingin nyo dyan? Ha, layas, magtrabaho na kayo. Kung ayaw nyong isumbong ko kayo kay Dave. Sigaw ni Veronica at nakangiting umulis naman ang mga ito. At inakyat na lang ni Aling Dida ang bag na dala nito sa guest room. May araw ka din sa aking atsay ka. Pero bakit mas magaling pa ata sa akin ng English at dibati ang timang na yon? Sa isip ni Veronica na sobrang inis na talaga niya kay Maxine at gaganti siya dito. Samantala sa kabilang banda naman, kausap naman ni Dave isa sa mga inupahang detective nito at mismong kaibigan din niya para paimbestigan nito ang pagkatao ni Maxine. So ito ba ang real name niya? Tanong ni King kay Dave. Yes, yan ang nasa info niya. Sagot ni Dave. Okay bro, after 2 days, malalaman mo na ang resulta. Sagot ni King. Dumating si Dave sa mansyon ng maaga at nadatan niyang namumula ang mata ni Veronica at alam niyang galing sa iyak ito. Bakit sweetheart, anong nangyari sa'yo? Pag-aalala lang tanong ni Dave at nilapitan niya ito. Max fighting me, that's why. Hikbi at sumbong ni Veronica kay Dave. Max, Max, sigaw ni Dave at dinig ng buong bahay kaya napatakbo si Maxine at nakita niyang umiiyak ang impakta. Sure ako nagsumbong na ito at may paiyak-iyak pa ang impakta sa isip ni Maxine. So be ready, ika niya sa kanyang sarili. Yes sir, did you call me? Tanong ni Maxine pero seryoso siya. Anong ginawa mo sa kanya at pwede ba igalang mo siya dahil fiancé ko siya? Wala kang karapatang sagut-sagutin siya dahil mas mataas siya sa'yo. Galit na saan ni Dave kay Maxine. Sir, kahit mga katulong lang kami, may karapatan kaming ipagtanggol ang aming mga sarili. Lalo pat sa kagaspangan ng dila na nakakataas sa amin. Sabay irap kay Veronica. At wala ding dapat magmataas kung wala din lang ipagmamalaki dahil lahat tayo pantay-pantay sa harap ng Diyos. Sagot ni Maxine kay Dave. Natahimik naman ang dalawa sa sinabi ni Maxine. Totoo ba na siniguan mo siya? Tanong ulit ni Dave kay Maxine. No? Of course sir. Siya ang sumigaw. O baka naman may secret CCTV sa bahay ninyo. Pwede mong i-check. Then we will see if who's telling the truth. Tingin ulit kay Veronica. Kahit kailan di talaga magpapatalo ang babaeng ito. Sa isip ni Dave, kaya dapat niyang malaman ang katotohanan kung sino ba talaga ito. Sir, if wala na po kayong sasabihin at itatanong maari na po ba akong bumalik sa trabaho ko? Tanong ni Maxine. Okay, go. Tanging sagot lamang ni Dave. Napangiti naman si Maxine dahil talo na naman ang impakta. Shh, tama na sweetheart. Pag-aalala ni Dave kay Veronica dahil di pa rin ito tapos sa pagdadrama nito. Bakit kasi di mo papaalisin dito kung ganyan lang din naman ang ugali? Ikbi ni Veronica. Sweetheart, di naman ganun kadali eh. Saka may contract siyang pinirmahan to finish that, okay? So away from her, okay? Sagot naman ni Dave sa mahal nito. Sabi ko na sa'yo Max, ang galing magdrama ng babaeng yan. Tama lang ginawa mo. Ang di mo pa sindak sa kanya. Ika ni Aling Dida kay Maxine. Nang nasa kusina na sila para ipaganda ng dinner ang impakta at impaktong amo nila. Nasa mesa na sila Dave at Veronica para sa kanilang dinner. At andoon si Aling Dida at Maxine sa kusina, taga-silbi nila. Max, can you give me a glass of water please? Utos ni Veronica kay Maxine. Dahil may please ang huli na sinabi kaya ikinuha siya ng tubig nito. Your water, be careful baka malunod ka. Pabulong na wika ni Maxine kay Veronica. At ngumiti pa ito para di siya malata ni Dave.
Thanks, sagot naman ni Veronica. Di naman niya masagot-sagot si Maxine dahil nasarapan si Dave. Matapos kumain ang dalawa, ay nagpa siya ng umakyat ang dalawa para maligo. Sweetheart, pwede ba sa room mo ako matutulog mamaya? Paglalambing ni Veronica kay Dave. Sweetheart, alam mo na ang sasagot ko dyan. Okay, ganito na lang. Ako na lang ang pupunta sa room mo mamaya. Sad ni Dave dahil talagang wala pang babaeng natulog sa room niya kahit isa. Okay, thanks. Sagot na lang ni Veronica. As usual, nasa library na naman itong si Dave. Para sa mga papers nito. At ganoon na naman ang setup ni Maxine. Ang maghintay kung kailan matapos ang among impacto. Saka siya papasok at ayusin ang dapat ayusin. That's life, Maxine de la Vega, sa isip ni Maxine. Namimiss na ni Maxine ang kanyang papa at mama. Pero di pa ito ang panahon para mapakita siya. At susuko. Hanggang kaya niya ay magtitiis siya at gusto din niyang maranasan ng hirap. Busy na naman si Dave sa kanyang papers. Nang pumasok si Veronica, di man lang kumatok. Di ka pa ba matutulog, sweetheart? Tanong ni Veronica kay Dave na busy sa kanyang mga papers. Later, sweetheart, I need to finish them. Sagot naman ni Dave. Sweetheart, can I have a favor? And please say yes. Paglalambing ni Veronica sa nobyo. Yes, tell me, sweetheart, if I can. Why not? Sagot naman ni Dave. Anong oras na impacto ka? Masisira ang beauty ko nito. Ika ni Maxine sa sarili nito dahil alas 12 na ng gabi. Pero di pa rin tapos ang amo nito at maaga pa ang gising niya bukas. Diba birthday ko na sa Saturday? I want you to give me a party, please. Paglalambing ulit ni Veronica sa binata. Sure, sweetheart. Nakangiting sagot naman ni Dave. Makaakyat na nga at baka tapos na ang impacto. Ani ni Maxine sabay akyat. Akmang bubuksan na ni Maxine ang pinto. Nang may narinig siyang nag-uusap sa loob ng library. Kaya nakinig muna siya. Really? Nanlaki pa ang mata ni Veronica sa sagot ng nobyo nito. Yes, sweetheart. Just tell me what and how much you need that party. And I will give you. Sagot ni Dave. I want to celebrate my birthday party here in your home. Tutal malawak naman. At saka sa gilid ng pool, gusto ko ang venue. Sagot naman ni Veronica. Sure, why not? That's good idea. Sagot naman ni Dave. Okay, thank you so much, my love. So we have 2 days preparation. From now, ako ang bahala sa lahat na mag-aayos, ika ni Veronica, sabay yakap at halik sa binata. Dinig naman lahat ni Maxine ang lahat ng usapan ng dalawa. Kaya, and so, party lang pala ambisyosa sa isip ni Maxine. At bumaba muna siya para di siya mahuli ng mga ito na nakikinig sa usapan nila. Lumabas na si Dave at si Veronica. Ewan ko kung saan na naman nagpunta. Umakyat naman agad si Maxine at inayos ang mga papers na nagkalat sa mesa. Maagang umalis si Dave kaya di naabutan ni Veronica ang lalaki pagising niya. Kaya agad siyang bumangon at ipaalam sa mga kasambahay ang party na gagawin niya sa Sabado. Dida, lakas na tawag ni Veronica dito. Yes ma'am, may kailangan ka? Tanong nito. Oo, pakitawag lahat ng mga kasamahan mo at may sasabihin ako sa inyo. Utos ni Veronica. Di na ito nagsalita ng mapangahas, baka marinig na naman siya ni Maxine. Magsagutan lang sila. Agad namang tinawag ni Aling Dida ang lahat. At pumunta sa sala kung nasaan ang dalaga na naghihintay. Ma'am, andito na po kami lahat, sabi ni Aling Dida. At si Maxine naman ay nasa di kalayuan lang at nakikinig kung ano ang sasabihin nito. At tiyak niyang ang narinig niya kagabi ang sasabihin nito. Magpa-party ako sa Sabado ng gabi. It's my birthday at sa gilid ng pool ang venue. Kaya ayusin at linisin yung mabuti ang paligid. Utos ni Veronica sa mga ito. Opo ma'am, sabay sagot naman ito. At saka lahat kayo magsusuot ng uniforme ninyo, okay? Ani ni Veronica. Lumipas ang mga araw, sumapit ang Sabado, araw ng party, kaya busy ang lahat sa pag-prepare ng dapat ihanda. Sa wine, table, foods, lahat-lahat. Ganon din si Maxine, nakikipag-ayos na din. Dahil naglalagkit na si Maxine, kaya naligo muna siya bago magbihis ng kanilang puting uniform na pang housemaid. Pero okay naman kasi parang nurse silang tignan. At malinis din. Sakto lang sa kanya ang uniform na binili ni Veronica sa kanila. Sosyal ang impacta, di naman niya pera ang ginamit sa party. Sa isip ni Maxine, dahil ayaw matalbugan ni Veronica, talagang sa labas pa ito nagpaayos para siya ang center of attraction mamaya. Siyempre di rin magpapatalo si Dave sa suot nito at siyempre si Maxine ang may pili noon at bagay na bagay sa among binata na lalong lumabas ang pagkagwapo nito. Dumating na si Veronica na sobrang sexy sa suot nito. At agad namang sinalubong ng malitong si Dave. You look more beautiful today, sweetheart. Uwi ka ni Dave sa dalaga at halikan pa ito. At kita pa ni Maxine ang lahat. Marami ng bisita ang nagsidatingan. Mga kaibigan ni Veronica at mga kaibigan din ni Dave na malapit kay Veronica. Tingnan lang natin kung
Di ka mapapahiya sa gagawin ko. Sa isip ni Veronica, gusto niyang mapahiya si Maxine at magmukhang tanga sa harapan ng maraming tao. Inuman, kwintuhan, tawanan ang mga taong nasa paligid. Halos lahat ay galing sa mayaman na angkan. Nagdala naman ng wine si Maxine sa mga bisita na andon. Habang si Veronica naman ay nag-uusap kasama ang mga kaibigan nito sa gilid ng pool. "Hey girls, she look familiar with me." Turo ng kaibigan Veronica kay Maxine. "She? Maybe yes, she look familiar dahil atchay siya. Marami nang pinagsisilbihan na bahay." "Maybe. So siya pala yung sinasabi mo sa amin na atchay. Maganda siya ha." "May kay, puri na kaibigan Veronica na kinainis naman ang isa." "Hey, atchay yan. Di na magbabago. Just wait and see what I can do for her." Sabay tawag kay Maxine. "Max, please come. Bigyan mo nga siya ng maiinom." Turo nito sa kaibigan. Agad namang binigyan ni Maxine ang bisita ni Veronica. Pero bago pa makaalis si Maxine, ay hinila siya ni Veronica papunta sa pool at doon bumagsak si Maxine. Sa 7 feet na lalim ng pool, kitang-kita naman ni Dave ang ginawa ni Veronica. Tilsaktong nilingon niya ang nobya para tawagin sana ito. "Hala, sabay hiyaw ng mga bisita na andoon. Tignan ko lang kung di ka mangisay at malunod sa lalim yan." Nagtaka naman sila, lalo na si Dave dahil di pa umaahon ang babae pataas. Akma na sanang sasaklolo si Dave nang makita nilang umaitaas ito at nakangiti pa. Nag-floating pa na nakatiya sa paglangoy papunta sa mababaw na parte ng pool para sumumpa pa itaas si Maxine. Galit na galit si Veronica dahil alam pala ng babae ang lumangoy. Pag-ahon naman ni Maxine ay lahat nga ng lalaki na andon ay nakatitig sa kanya. Bakat na bakat ang sexing katawan nito, lalo pa ang pangloob nito na dalawang pares na kulay pula. "Nagkamali ka ng binangga," sa isip ni Maxine at lumapit ito kay Veronica. "Ang kapal din ng mukha mo para ipahiya ako," sabi ni Maxine dito at dinig iyon ng mga tao. "Talaga? Tignan mo nga ang sarili mo. Kitang kita ang mumurahin mong suot." Pang insulto ni Veronica. Kitang kita kasi ang pangloob nito dahil sa manipis na kulay puting uniform nila. May naisip naman na paraan si Maxine dahil di siya tatanggap ng pagkatalo. Agad niyang inalis ang kanyang damit at tanging bra lang nito ang nakita. Kaya lahat ng tao ay namanga sa ganda na katawan ni Maxine. "Ito ba ang gusto mong makita? O ayan na, kitang kita mo na at look at them. Hangang-hanga sila sa kagandahan ko at diritukada gaya mo." Pangiinis ni Maxine dito. Akma na siyang sampali ni Veronica nang hawakan naman ito ang kamay niya. "Subukan mong idampi ang makapal mong palad sa makinis kong muka. Manghihiram ka ng muka na kabayo at kayang-kaya kitang bilhin. Name your price," diin na pagkasabi ni Maxine at dinig na dinig ng lahat ng mga andoon. Napahanga naman si Dave sa narinig mula kay Maxine. "Wala kang kaya, iisa ka lang hampas lupa. Saan ka kukuha ng pera?" Galit na wika ni Veronica kay Maxine. "Oops, sino ang walang hiya sa atin? And I heard that this party is from Sir Dave money, not yours. He pay all of this." Sa malakas na tinig ni Maxine, sobrang kahihiya naman ang inaabot ni Veronica sa lahat. "So ikaw ang sumira ng party mo, not me," nakangiting tura ni Maxine. "Sorry guys, enjoy the party, it's free," sabi ni Maxine sa mga andoon at nilapitan naman siya ni Dave at nilagay nito ang jacket sa kanyang katawan dahil kanina pa siya pinagpepesta ng mga mata. Iyang hiya ang inabot ni Veronica sa kanyang sariling party. Bulong-bulungan naman ang mga tao sa paligid. "Max, get inside, mag-uusap tayo mamaya," utos ni Dave dito dahil pinagtitinginan na siya ng mga tao doon. Lalo pa sa kanyang ayos, nakita ang hubog at kaseksihan ng kanyang katawan. "Okay sir, thanks," sagot ni Maxine sabay tingin kay Veronica at nag-iwan pa ito ng mensahe sa dalaga. "Yung mukha mo parang binabad sa suka sa sobrang puti at kahiyan. Subukan mong maligo sa pool nang makita mo ang itsura mo pag ahon mo," ika ni Maxine kay Veronica at tumalikod na ito. Wala siyang pakialam kahit andoon si Dave sa kanilang tabi. Sa sobrang kahihiyan ay nagtatakbo si Veronica sa loob ng bahay at doon nagkulong dahil nasira na ang party. Isa-isa na ding nagsisiuwian ang mga bisita. "Lintik lang ang walang ganti, hayop ka Max. Kung di man ako makaganti sa'yo, ang pamilya mo na lang mismo." Galit na sabi ni Veronica sa kanyang sarili. Nakapagbihis na si Maxine nang pinatawag siya ni Dave sa library. "Yes sir, pinatawag niyo daw po ako," tanong agad ni Maxine sa among seryoso ang muka. "Bakit mo ginawa yon?" Naipahiya si Veronica sa harap ng maraming tao at sa mga kaibigan pa niya. Matigas na tanong ni Dave kay Maxine. Di man lang siya pinaupo nito. "Sir, ako yata ang dapat magtanong yan, bakit niya ginawa sa akin yon? Wala akong ginawang masama sa kanya," sagot ni Maxine sa binata. "Pero igalang mo siya dahil angat pa rin siya sa iyo," sagot din ni Dave.
Angat, taas kilay at tono ni Maxine kay Dave. Oo, dahil may pinag-aralan siya at katulong ka lang. Napantig naman ang tenga ni Maxine sa sinabi ng lalaki. Oo sir, katulong ako. Kami. Pero nasa kautusan ba na kapag katulong ka, may karapatan kayong magpahiya at manakit ng tao? Di ba wala? Bakit ilan ba ang buhay niyong mayaman para sabihing angat kayo sa amin? Pera lang at karanyaan ang lamang ninyo sa amin. Pero pare-parehas tayo sa harap ng Diyos. Seryosong sagot ni Maxine. At kung ano ang sunod ng mga pangyayari, ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Natahimik naman si Dave sa tanong at sagot ni Maxine, pero di pa din siya magpapatalo dito. Lalo na sa kanyang pinapanindigan na lahat ng mahirap, pera lang ang habol sa kanya. Huwag mo akong sagutin na ganyan, amo mo pa rin ako. Ika ni Dave, alam ko sir, amo kita at di yun magbabago. Hanggat andito ako sa pamamahay ninyo. Ang issue dito is your fiancé, not me. She make move first after me, sagot din ni Maxine. Bakit sinabi mo kanina na kaya mo siyang bilhin? And name her price. How if sinagot ka niya, saan ka kukuha ng pera? Ikatulong ka lang, tanong ni Dave. Nag-isip naman si Maxine ang isasagot. Oo nga pala, paano kung sinagot siya ng babae at wala siyang maibibigay dito? Manghihiram ako, sagot ni Maxine. Nagpapatawa ka ba, Atchay? Sino magpapahiram sa'yo? Ikatulong ka lang. Pang iinsulto ni Dave dito. Kahit katulong at mahirap lang ako sir, marami akong kaibigan na handang pahiramin ako. Di tulad ng ibang tao na napakataas na ng tingin sa sarili. At pera lang yan, mahanap, sagot ni Maxine. Pinaparinggan mo ba ako? Tanong ni Dave. Dahil lahat ng patama ay sa kanya. Bakit sir, natatamaan ka? Huwag kang mag-alala, di nakakamatay ang salita. Pero tumatagos ito sa puso at isip na di mawawala kahit anong gamot. Banat ulit ni Maxine. Dahil di matatalo ni Dave ang dalaga at daig pa nila ang nasa korte at parang kailangan niya ng attorney para ipagtanggol siya laban sa babae. Go now. I'm wasting my time talking with you. Utos ni Dave at lumabas na nga si Maxine na may ngiti dahil panalo na naman siya sa kaso. Kinaumagahan, maagang nagising si Maxine sa araw ng Linggo at nasa hardin siya. Nagdidilig ng halaman doon. Nakita naman siya ni Veronica at nilapitan siya nito. Uy, hampas lupa! Sabay hila sa braso ni Maxine at nasaktan ito sa talim ng kuko ni Veronica. Ouch! Did I told you don't touch me? Sagot ni Maxine at winaksin ito ang kamay ni Veronica. Huwag mo akong English-Englishin, hampas lupa! Sagot ni Veronica. Be careful to your word. You didn't even know me from head to toe. Taas noong sagot ni Maxine. Ako? Di kita kilala. Bakit sino ka ba? Di ba atchay ka na hampas lupa? Sagot ni Veronica. Baka itong atchay na ito ang maghampas sa'yo sa lupa kaya dahan-dahan ka. Sabi ni Maxine, di mo ako kilala at di mo alam ang kaya kong gawin sa family mo. Pananakot ni Veronica dito. I will not afraid. Do whatever you want. Just tell me if you can't find them. I will tell you our address. Nakangiting sagot ni Maxine at tinalikuran na niya ito. Hinablot naman siya ni Veronica at di napaghandaan ni Maxine. Kaya tumama ang kamay nito sa kanyang pisngi. How dare you to do this to me? Sigaw ni Maxine at sinampal din niya ito. Ito para sa pang-iinsulto mo sa akin. Super left hand sampal. At ito pa, pagdapo ng makapal mong kamay sa makinis kong muka. Super right hand sampal. Halos mahilo si Veronica sa lakas ng sampal ni Maxine sa kanya at namumula-mula ang magkabilang pisngi nito. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito. Ididimanda kita, pananakot ni Veronica kay Maxine. Then do it. Tililing, tililing, tililing. I'm waiting for that. Sabay talikod ni Maxine. Sa kabilang banda naman, nasa opisina si Dave nang pinuntahan siya ng detective na kaibigan para ipaalam ang nakalap na impormasyon tungkol kay Maxine. Good morning bro. Bati ni King kay Dave. Same to you bro. Ano, may resulta na ba sa pinapagawa ko sa'yo? Tanong ni Dave. Ito lahat bro, basahin mo na lang. Sabay lahat ng envelope. Binasa naman ni Dave ang lahat ng nakalap ng kaibigan. Pero dismayado siya dahil tama ang lahat na mahirap lang ang babae at walang pinag-aralan nito. Pero sa isip-isip niya, bakit ganun ko makapagsalita at sumagot ang babae sa kanya? Okay, thanks bro. So wala pala siyang pinag-aralan. Pero parang may lihim ang pagkatao nito, nasabi niya sa kaibigan. Bakit mo naman nasabi yan bro? Tanong din ito. Base sa katapangan nito, magaling pang sumagot
at may English pang nalalaman. Kung di man lang ito nag-aral kahit grade 1. Salaysay ni Dave dito. Pero bro, yan ang record niya eh. Sagot ni King. Matapos mag-usap ng dalawang magkaibigan, ay maaga namang umuwi itong si Dave ng araw na iyon. At wala na si Veronica sa bahay niya. At gusto din niyang makausap si Maxine kaya pinatawag niya ito sa library. Hays, ano naman kaya ang sasabihin ng impactong ito? Question and answer portion na naman? Talo din lang naman eh. Impactong nila lang talaga sa isip ni Maxine habang paakyat ng hagdan. Pasok, sagot ni Dave sa katok ni Maxine. Max, saan ka nakatira? Tanong agad ni Dave dito. Dito sa bahay niya sir, sagot ni Maxine. Nang-iinsulto ka ba? Sagutin mong tanong ko. Sir, are you asking me if where I'm leaving? Of course, here in your house, I'm just telling the truth. Ah, you mean sir if where is the place I'm leaving? Sagot ni Maxine dito. Yes, sagot ni Dave. I'm leaving alone sir. My parents is not here. Sagot ni Maxine. Be sure you are telling the truth. Because I'm your boss at ayaw ko nang siningwaling sa pamamahay ko. Tandaan mo yan. Pero di pa rin makapaniwala si Dave na walang nililihim sa kanya ang dalaga. Base sa galaw nito at walang kinatatakutan. Lalo na siya. Sure sir, wala. At lahat ng nasa enpo ko ay tama. Pagsisiniwaling ni Maxine. Okay good. Sagot ni Dave dito. Pero di pa rin ito naniniwala. Samantala, nag-iisip naman si Veronica kung paano mapaalis ang atsay na si Maxine. Kinabukasan, maagang umalis si Dave at sina Maxine at Aling Dida naman ay pumunta ng palengke para bumili ng mga kailangan sa bahay. Agad namang pumasok si Veronica sa kwarto ni Dave at kinuha ang mamahaling relo nito at agad na nilagay sa mga gamit ni Maxine upang ito ang mapagbintangan na magnanakaw. At makukulong ito at mapapaalis sa pamamahay na iyon. Tignan ko lang kung saan ka pupulutin hampas lupa ka. Nakangiting saan Veronica. Ngising impakta ang pinta ng mukha ni Veronica sa kanyang ginawang plano para kay Maxine. Pagdating naman nila Maxine sa palengke kung saan sila bibili ng kakailanganin sa kusina, unang pinunta nila ang gulayan at huli ang isdaan. Aling Dida, ito po oh. Masarap to kasi fresh siya. Ang tinutukoy nito ay ang tilapia na nangingisay pa. Sige Max, kuha tayo ng 3 kilo para ulam natin mamaya. Sagot naman ni Aling Dida. Manong, 3 kilo yung malalaki po ha. At saka, pakilinisan na lang po. Di ba po libre yon? Ika ni Maxine sa nagtitinda. Siyempre naman ma'am, libre ang linis. Sagot naman ng mama. Habang nililinisan ng lalaki ang isda, ay pumapagpag ang buntot nito kaya natalsikan si Maxine ng dugo. Ay, ikaw na isda ka ha. Gaganti ka pa. Gaganti ka pa talaga. Yan tuloy. May dugo na ang damit ko. Di bali magbibis na lang ako mamaya pag uwi. Sad ni Maxine. Naawa naman si Aling Dida at ang nagtitinda sa sinabi ni Maxine. Matapos silang namalengke ay agad na silang umuwi para makapaganda na ng panghapunan nila. Rina, may meeting ba ako bukas? Tanong ni Dave sa kanyang sekretary. Wait sir ah, I will check. Yes sir, you have only one meeting tomorrow for Mr. De La Vega at 9 a.m. sharp. Sagot ni Rina sa amo. Okay, thanks. Tanging sagot lang ni Dave dito. Nasar din naman si Veronica at di niya napansin na dumating na pala sila Maxine galing palengke. Doon niya hinintay si Dave dahil may lakad sila mamaya ng nobyo at balak nilang sa labas namang dinner. Aling Dida, magbibis lang po ako. Amoy malansan na ako eh. Doon sa dugo ng isda, paalam ni Maxine sa matanda. Sige Max, okay lang. Pagtapos ka na, balik ka na lang mamaya. At umalis na nga si Maxine. Papasok na sana siya ng kanilang kwarto. Nang nasipat ng kanyang mga mata si Veronica na nasa hardin at bumubuga pa nga ng usok dahil naninigarilyo ito. Hinayaan lamang niya ito at nagtuloy-tuloy na siya sa kwarto para magbihis. Pagkaraan ng mga ilang minuto, bumalik na si Maxine sa kusina na napangiti ito. Oh, bakit? Ang saya mo ata. Medyo matagal ka din nagbihisa. Panunukso ni Aling Dida dito. Wala naman po Aling Dida. Masaya lang ako dahil di ba katapusan na ngayon kaya sahuran na. Sagot naman ni Maxine habang nakangiti. Ay oo nga no, kau talaga. Bakit magpapadala ka? Tanong ni Aling Dida. Hindi po, ipunin ko po yon para sa nangangailangan. Sagot naman ni Maxine. Ang bait mo namang bata ka. Siya sige na, balatan mo yung sibuyas at hugasan mo yung kangkong. Para pinagsahog natin, utos ni Aling Dida. Hoy mga muchacha, oras ng trabaho, daldal kinang daldal dyan. Napalingon naman sina Aling Dida at Maxine sa biglang pagsulpot ni Veronica.
Hoy, impakta ka. Huwag na huwag mo kaming matawag na hoy-hoy. Dahil may mga pangalan kami, sagot naman ni Maxine dito. Huwag mo akong subukan at chay ka. Baka pupulutin ka sa kulungan, sagot ni Veronica. Oh talaga? Kulungan? Maganda doon, madaming manyak. Tiyak pagpipistahan ka doon. Kasi ikaw dapat ang pinasok doon, impakta. Okay, we will see later. Di inasabi ni Veronica na may ngiting impakta ang muka. Okay, we will see too. And be sure na ako ang babagsak sa kulungan ha. At pag ikaw naman ang babagsak sa kulungan, don't worry. Dadalawin kita para idiin pa, sagot naman ni Maxine. Oh talaga, ang yaman mo ha. Bakit, sino ba ang pinagmamalaki mo? Ha? Ang mga kasamaan mong singbaho mo? Pang-insulto ni Veronica. Sasabot pa sana si Aling Dida nang magsalita ulit si Maxine. Katulong man kami, malinis naman ang aming pagkatao. Di gaya mo, may sungay ka na nga, may buntot pa. Kaya sa imperno ka na talaga, sabi ni Maxine. Dahil di matatalo ni Veronica si Maxine, kaya umalis na lang ito at umakyat sa guest room para doon na lang niya hintayin si Dave. Tinawagan naman ni Dave si Aling Dida na huwag na magulo dahil sa labas sila kakain ni Veronica. Rina, ayusin mo na lang yung mga papers na dapat kong dalhin bukas. Okay, para kay Mr. De La Vega. Utos ni Dave dito. Yes sir, sagot ni Rina. Mabait naman kasi si Dave sa kanyang mga tauhan. Maaga ngang umuwi si Dave para makapagbihi siya dahil sa dinner date nila ni Veronica. Hi sweetheart! Sabay halik ni Veronica kay Dave. Hi, bakit ang aga mo? Akala ko ba dadaanan kita? Tanong ni Dave dito. No, I decided to come here early para di ka na mapagod pa. Nasunduin ako, sagot naman ni Veronica. Max, tawag ni Dave dito. Yes sir. Tanong naman ni Maxine na makita niyang amo. Pakidala ito sa library at pakihanda ako ng damit. Aalis kami ngayon. Utos ni Dave dito. Ah Max, pakikuha na din yung phone ko. Naiwan ko sa guest room kanina eh. Habang nagpapahinga ako. Utos naman ni Veronica. Ano? Ako ang kukuha ng phone mo? Excuse me, you're not my boss. Sagot ni Maxine. Kaya umakyat na ito at gawin ang inutos ng amo nito. Shit ka Max, tignan lang natin kung saan ang tapang mo. Sa isip ni Veronica, dahil kampante ito na matutupad ang kanyang plano kanina. Look sweetheart, dapat talaga paalisin mo na siya, ang yabang niya. Sumbong ni Veronica kay Dave. Darating din tayo dyan. Sagot naman ni Dave at napangiti naman si Veronica sa sagot ng nobyo. Sir, excuse me, done preparing your clothes. Saad ni Maxine at umakyat na si Dave para magbihis. Naiwan naman si Veronica sa sala. At hinintay si Dave, pinakuha na lang niya ang phone niya kay Aling Dida. Matapos nagbihis ni Dave ay bumaba na ito. Ready? Napangiting tanong ni Dave kay Veronica. Yeah, I'm ready. Ah wait sweetheart, may kulang sa suit mo. I want you to wear your watch, the one we buy before in Paris. Paglalambing ni Veronica sa nobyo. Ah okay wait, I tell to Max to bring for me. Max? Sigaw ulit ni Dave. You need anything sir? Tanong agad ni Maxine nang nakalapit na siya sa dalawa. Yes, pakikuha nga yung watch ko na black, alam mo na yon. Utos ni Dave dito. Yes sir, I will. Nakangiting sagot ni Maxine at sabay tingin kay Veronica na nakatas ang kilay nito sa kanya at umakyat na siya para kunwaring kunin ang inutos ng amo. Bumalik si Maxine na walang dalang relo ng amo. Sir, wala po doon ang relo nyo. Sabi ni Maxine dito. What? Paano mawawala yon? Iandoon lang yon kaninang umaga. Galit na tanong ni Dave. Or maybe may magnanakaw sa bahay mo Dave. Singit ni Veronica na nakangiti pa. Tawagin mo lahat ng mga kasabay. Pasigaw na utos ni Dave kay Maxine. Yes sir. Sagot lang ni Maxine. Nakahilera ang pitong kasambahay ni Dave kasama doon si Maxine. Sino sa inyo ang kumuha ng relo ko sa kwarto ko? Alam niyo ugali ko. Kilala niyo ako. Galit na sabi ni Dave na kinataranta ng mga andon. Dahil nung nangyari nito sa kanya ay ipinakulong niya ito. Sir, di po ako yon. Ang mga sagot ng makatulong niya. Eh sino? Ang bago? Siya siguro mahal. Kasi noon diba wala naman yan ah. Singit ni Veronica dito at tumingin kay Maxine. Pinagbibintangan mo ba ako ha? Di ako tanga para di kita malata na ako ang tinutukoy mo. Singit din ni Maxine na galit din ito habang si Dave nakatingin sa kanya. Oh, wala akong sinabi bakit guilty ka? Sagot naman ni Veronica dito. Tumigil na kayo. Kung walang aamin sa inyo, tatawag ako ng pulis para halugugin ang mga gamit nyo. Galit na sabi ni Dave sa mga tao roon. Tama, ako na ang tatawag para kapag nahuli na, diretso sa kulungan ng sospek. Kaagad ngang tumawag si Veronica ng mga pulis. Ang lahat naman ay nagkatinginan sa sandaling iyon dahil natatakot sila sa gagawin ng amo nila. Dahil sobra ito kung magalit. Sige sir, tumawag na kayo ng pulis at makikipag-deal ako
kung isa sa amin ang kumuha noon, ako ang mabubulok sa bilangguan habang buhay at ito ang sisiguraduhin namin. Kapag wala ni isa sa amin at isa sa mga bisita ninyo ang kumuha, titiyakin din naming mabubulok siya sa bilangguan, sagot ni Maxine at galit na galit na rin ito. Oh, talaga? Sige, deal ako, sagot ni Veronica rito. Okay, yan pala ang gusto ninyo ha, pagbibigyan ko kayo. Ang pinakaayaw ko ay ang pagnakawan ako at paglihiman, sagot ni Dave. Nanginginig naman ang mga kasambahay nila. At ito pa sir, kapag isa sa amin ang kumuha noon at kung magkano man ang halaga noon, triplihin ko pa ang pagbayad noon at ibabalik ko sa iyo. But one thing also, we want you to be fair, sagot naman ni Maxine. Dumating na ang mga pulis para maghalungkat ng mga gamit ng mga kasambahay. Sir, wala po sa mga gamit na katulong ninyo ang nawawalang gamit nyo, sabi ng mga pulis dito. Nagtataka naman si Veronica dahil di nila nakita ang relo. Iniligay niya ito sa gamit ni Maxine. Sure kayo na wala sa mga gamit nila? Paniniguro ni Veronica. Sir ma'am, wala po. Iniisa-isa namin ang mga gamit nila. Wala po talaga, sabi ng pulis. O ngayon baka pwede sa bisita naman po ninyo gawin ang ginawa ninyo sa mga gamit namin sir, tanong ni Maxine sa pulis. Okay, check my bag, sabi ni Veronica at binigay nito ang kanyang bag sa pulis na nandoon. Nakikinig lang si Dave sa kanila at nakikiramdam din ito. Kinuha naman ng pulis ang bag ni Veronica at isa-isa niyang nilabas ang mga gamit nito. Ito po ba ang relo na hinahanap niyo sir? Tanong ng pulis kay Dave. Nang itaas nito ang relong hawak ng pulis, nagulantang si Veronica sa nakita niya. Pati si Dave na sobrang galit na nakatingin kay Veronica. Paano napunta sa iyo to? Galit na tanong ni Dave kay Veronica. Paano napunta? Nagbihis si Maxine kanina na makita niyang nagalaw ang kanyang gamit at nakita niya ang relo ng amo. Kumuha siya ng plastic para hawakan iyon. Dahil sa naiwan ni Veronica ang bag niya, kaya doon nilagay ni Maxine ito dahil alam niya na si Veronica lang ang gagawa noon. No, ewan ko, sagot ni Veronica na di pa rin makapaniwala sa nangyari. Sir, all of them kuhaan ninyo ng fingerprints para malaman natin kung sino at paano nandyan yan. But as of now, direct her to jail. Utos ni Dave dahil nakipag-deal siya kay Maxine at may isang salita siya. No Dave, please don't do this to me, sigaw ni Veronica at nilapitan naman siya ni Maxine. Dadalawin kita, nakangiting saad ni Maxine dito. Nagkamali ka ng kinalaban. Pabulong ni Maxine kay Veronica na hawak na ng mga pulis. Hawak na ng mga pulis si Veronica kaya wala na itong kawala pa. Tagumpay na naman si Maxine at masaya siya dahil may isang salita naman pala si Dave. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito, pahabol ni Veronica kay Maxine. Magkano at kailan magbabayad ako? Nakangiting sagot ni Maxine at hinila na palabas ng mga pulis si Veronica. Siguraduhin ninyong ni isa sa inyo ay walang may pakana ng lahat ng ito. Kapag lumabas ang resulta ng fingerprints at isa sa inyo, mabubulok sa kulungan. Galit na sabi ni Dave sa mga kasambahay nito. Tahimik lang na nakikinig ang lahat. Takot din sila pero kahit isa sa kanila ay walang gumawa noon. Kaya panatag na rin ang loob nila. Yes sir, sabay na sagot ng mga kasambahay nito. At tiningnan niya si Maxine ng matalim dahil tahimik lang ito. Sige, magsibalik na kayo sa mga gawain ninyo. Max, follow me sa library. Mag-usap tayo. Utos ni Dave kay Maxine. Di sumunod sa isip si Maxine. Pagpasok nila sa loob, ay agad na umupo si Dave. Ni hindi man lang niyaya na umupo ang dalaga. Siguraduhin mong wala kang kinalaman sa lahat ng nangyari. Hindi, mabubulok ka sa bilangguan. Seryosong saad ni Dave kay Maxine. Sure ako wala akong kinalaman sir. At kung meron man, tama lang yon. Diretsong sagot naman ni Maxine. Anong ibig mong sabihin na tama lang yon? Tanong ni Dave. Ah wala, hintayin na lang natin ang resulta ng fingerprints para malaman natin. Huwag yung dada tayo ng dada, sabi ni Maxine. Samantala sa kabilang banda naman, nasa presinto naman si Veronica. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat na nangyari at paano siya naisahan ng hampas lupang iyon. Uy di ba, bitawan ninyo ako? Kung ayaw ninyong idemanda ko kayo, sigaw ni Veronica sa mga pulis na may hawak sa kanya. Ipasok na yan sa loob, utos ng isang pulis. Kaya agad na pinasok ito sa selda. No way, sigaw ni Veronica dahil nakikita niya ang mga taong nandoon sa loob ng selda. Lalo pa ang baho ng amoy kaya nandidiri siya. Ang dami mong satsat, pasok, sabi ng isang pulis. Wait, okay, papasok ako basta tatawagan ko lang parents ko to tell them that I am here, pakiusap na Veronica. Okay, bilisan mo, utos naman ng pulis. Pagkatapos niyang makausap ang mga magulang ay pinasok na siya sa selda.
Hindi pa tayo tapos ang paslupa. Sisiguraduhin kong ikaw naman ang ipapasok ko rito. Sa isip ni Veronica, Hoy, ikaw babae, linisan mo yung kubeta. Utos ng pinakapinuno sa loob ng selda. Excuse me, over my dead body? I will not do that. Galit na sagot ni Veronica rito. Abay, wag na wag kang magre-reklamo ha. Punta ka na roon kung ayaw mong masaktan. Utos ng isang nasa loob din ng selda. Nanginginig naman si Veronica dahil wala siyang kakampi sa lugar na iyon. At halos parang mga kriminal ang nasa loob ng seldang iyon. Nakatayo lang siya at di siya sumusunod sa utos nito kaya nilapitan siya naman ito. Anong gagawin ninyo? Huwag kayong lumapit, ani ni Veronica. Pero takot na takot ito, lalo pat ang lalaki ng mga katawan ng mga ito. At kung ano ang mga susunod na pangyayari ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Naiwan si Dave sa library na napapaisip sa mga nangyayari. Aaminin man niya na di imposible ang ginawa ng kanyang nobya. Pero naisip din ito na parang may tama rin ang kanyang katulong na si Maxine. Aaminin man niya marami siyang natutunan dito. Pero gaya ng sinabi niya sa sarili, mahirap magtiwala. Lalo na sa mga katulong na pera lang ang ninanais. Damn, nakakainis. Maxine, ko ba talaga? Bakit ang hirap mong hulihin? Lalong-lalo na ang pagkatao mo. Sino ka ba talaga ha? Napahilamos ng palad si Dave sa kanyang muka. Samantala, kahit gabi na ay nasa hardin pa rin si Maxine. Nakaupo sa may damuhan. Kahit abugada siya, matatag at handang lumaban basta naaapakan na siya. Pero may kainaan din siya. Tao lang siya na marunong masaktan at magmahal. Hindi rin makatulog si Dave dahil iniisip nito ang nobya na si Veronica. Kung ano na ang nangyari dito sa loob ng kulungan. Oo, mahal niya ang babae pero ang gawan siya ng bagay na nakawan ay hindi niya matatanggap, lalo na sa pamamahay niya. Samantala sa kabilang banda naman, nilunod ng tawa na mapreso ang buong selda. Sige yan, kuskusin mong mabuti, Yang Inodoro. Gusto ko maputi yan lagi ha. Utos ng isa sa mapreso kay Veronica na nagkukuskus ng toilet bowl. Masuka-suka at mangiyak-ngiyak si Veronica sa paglilinis ng toilet bowl pero wala siyang laban sa mga ito. Mahirap pala ang mga gawain ng isang atyay sa isip niya pero di pa rin siya magbabago lalo na ang pagtingin niya sa mga hampas lupa kaya pagbabayarin niya ang lahat ng nagpahirap sa kanya. Samantala sa kabilang banda naman nasa biranda si Dave habang tumutungga ng alak at malalim ang iniisip tinitimbang ang lahat ng nangyayari sa paligid. Ma'am, Dad, miss na miss ko na kayo. Pero kailangan kong panindigan ang desisyon kong ito. Kaysa makasal ako sa taong di ko naman kilala at magdudusa lang ako sa piling niya. Babalik po ako kapag tama na ang mali, sabi ni Maxine sa kanyang sarili. Habang tumutulo ang mga luha nito, dinig naman ni Dave ang munting tinig na nagmumula sa ibaba ng beranda kung saan ako po si Maxine. Anong ginagawa nito sa ibaba? Gabi na ah, sa isip ni Dave. Kinabukasan, maagang umalis si Dave dahil ayaw niyang malate sa meeting nila ni Mr. De La Vega dahil napaka-importanting tao nito, lalo na sa larangan ng negosyo. Kaya kailangan niyang laging handa kapag ito ang kanyang karap. Magaling din kasi itong Mang Sindak. Samantala sa kabilang banda naman, hindi naman halos makagalaw si Veronica sa sobrang sakit ng kanyang katawan sa paglilinis ng banyo kagabi. Kaya nakahiga pa lang ito sa sahig. Nasa pin ay karton lamang. Pinuntahan na rin siya ng kanyang mga magulang kagabi. Kaya gumawa na sila ng paraan para iurong ni Dave ang kaso laban sa anak nila. Nasa 5-star hotel na si Dave at naghihintay na lang ito sa pagdating ni Mr. De La Vega. Hindi nga siya nagkamali at dumating ito sa tamang oras. Kasama nito ang dalawang bodyguard. Good morning, Mr. De La Vega. Bati ni Dave rito. Good morning to Mr. Zamora. Sabay abot ng kamay sa binata. So, makikipag-deal ka na ba sa akin, Mr. De La Vega, na makapasok ako sa ilan sa iyong mga kumpanya? Tanong ni Dave dahil noon pa niya gustong kapartner ito. As of now, hindi natin kayang pasukin ang apat sa mga kumpanya ko dahil nakapangalan nito sa nag-iisang anak ko at wala pa siya rito. Ihintayin natin ang pagbalik niya dahil hindi ko pwedeng galawin yon kahit pa ako ang nagbigay at ama niya. Dahil may isang salita ako sa anak ko. Pero don't worry, you can share my other properties, not in my daughter's name. Sad nang doon kay Dave.
Matapos mag-usap ang dalawa, ay pinuntahan ni Dave si Veronica sa kulungan. Samantala, sa kabilang banda naman, nasa Hardy naman si Maxine dahil pinapaayos ni Aling Dida ang mga halaman na nandoon nang may humablot sa kanyang braso. "Hoy, hampas lupa, ikaw ba si Max?" tanong na babaeng nasa harapan ni Maxine na sobra kong manamit. "Yes, I am. Who are you?" taas noon na tanong din ni Maxine. Akmang sasampalin siya ng karap nang nasangga niya ito. "Don't ever try to touch my face, even the tip of my hair," sabi ni Maxine at binagsak ang kamay ng ginang. "Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan, hampas lupa," madiin na sabi ng karap ni Maxine. "Oh, really? And who are you to tell me that?" tanong naman ni Maxine na nang iinis. "Ako lang naman ang mama ni Veronica. Nasa walang kahiyaan mo, dapat ikaw ang nakulong at hindi siya," sigaw ng ina ni Veronica. "Oh, talaga? Nagsumbong na pala ang anak mong magnanakaw. Huwag mo akong kakalabanin dahil hindi mo ako kilala. Baka gusto mong sumama sa anak mo sa kulungan," sagot naman ni Maxine dito. "Sisiguraduhin kong luluhod ka sa harapan ko at hahalik sa pa ako. Magmamakaawa ka rin sa akin. Hindi mo rin ako kilala," banta ng ina ni Veronica kay Maxine. "Then do whatever you want. Hindi ako natatakot. At sisiguraduhin ko rin ikaw ang hahalik sa makikinis kong paa," sagot din ni Maxine na kinainis ng karap. Malis ang ginang sa sobrang galit nito. Puro pagbabanta ang laman ng isip nito para sa pamilya ng babae. "Sweetheart, please, ilabas mo na ako rito. Hindi ko na kaya rito. Please." Pagmamakaawa ni Veronica kay Dave. Nalaman na kasi ang resulta nito. Positive na fingerprint niya ang humawak sa gamit ng lalaki. Naawa man si Dave sa nobya pero bigyan niya muna ito ng leksyon para alam nito ang ginawa niya at sa kanya iurong ang demanda sa babae. Usap-usapan naman na makaibigan ni Veronica ang nangyari sa kanya. Kaya kahiyan ang abot nila. Dapat gumawa tayo ng paraan para mailabas at maikasal si Dave at Veronica habang hindi pa nalulugi ang ating kumpanya, sabi ng ama ni Veronica sa asawa. Nasa kwarto si Dave at kakatapos lang nito naligo nang maalala na hindi siya pinaghandaan ni Maxine ng pangtulog kaya tinawagan niya ito. Wala siyang pakialam kung tulog o nagpapahinga nito kahit alas 11 na ng gabi. "Hays, anak ka talaga ng ina mo, impacto ka. Anong oras na nagtatawag pa?" sa isip ni Maxine. Alam na niya agad kung sino man ang tumatawag dahil nakakonek ang telepono ng bahay sa room nila. "Hello? Yes, may kailangan ka?" tanong agad ni Maxine. "Yes, come into my room. Dahil hindi mo ako pinaganda ng damit pang tulog, hindi ba't sabi ko sa iyo noon dapat nakanda ng lahat?" sabi ni Dave. "Ah, sorry po sir, paakyat na po ako," nakasimangot na sagot ni Maxine. Lumabas na siya ng silid patungo sa silid ng kanyang amo. Hindi na niya alintana na nakapangtulog lang pala siya ng damit at labas lahat ng kanyang kaseksiyan maging ang kanyang makinis na balat. Pagkakatok niya ng kwarto ay agad itong pumasok. Laking gulat niya nang makitang nakatapis lang ang binata. Ganon din ang binata na nakaharap sa kanya na nakatulala dahil hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagtitiga ng dalawa na tila parang estatwa, parang walang gustong bumawi ng tinginan ng dalawa. Nagtitigan sila na parang nag-uusap ang kanilang mga mata. Si Dave na tanging tuwalya lamang ang suot at si Maxine na nakadamit pang tulog na sobrang nipis nakita at bakat ang kanyang pangloob. Sir, kukuhanan ko na lang po kayo ng damit." Basag ni Maxine sa katahimikan nila, ilan natauhan naman si Dave sa nangyaring titigan nila ng katulong. "Go, di ba sinabi ko sa iyo na dapat nakahanda na lahat ng gamit ko? Isa pa, ayaw ko nang tatanga-tanga," saad ni Dave upang mawala ang init na kanyang nararamdaman. "Okay, sorry sir, next time hindi na mauulit. Kung bakit kasi ang tanda mo na, pati ba naman pang tulog ako pa?" sagot ni Maxine na dinig naman ni Dave ang huling sinabi nito. Kahit mahina lang ang kanyang pagkasabi. "Nagre-reklamo ka?" tanong ni Dave. "Bakit, may sinabi ba ako? Di ba wala?" sagot naman ni Maxine. "Oo meron, narinig ko," sabi ni Dave. "Naman, bakit ka pa nagtatanong kung narinig mo naman pala?" sagot din ni Maxine. "Pwede ba, kung tapos ka na, pwede ka nang lumabas. Baka hindi ako makapagtimpi, masunggaban kita." Paangas din na sabi ni Dave. "Ano sir, may sinabi ka?" tanong naman ni Maxine. "Wala, bakit may narinig ka?" sabi ni Dave sa dalaga. "Meron," sagot naman ni Maxine. "Naman, bakit ka pa nagtatanong?" Banat ni Dave sa dalaga. "Ang impacto na isahan ako ah," sa isip ni Maxine. "Makalabas na nga baka may hindi makapagpigil dyan. Malapa pa ako ng buhay," parinig ni Maxine at sabay labas ng pinto.
Nakangiti naman si Dave dahil naisahan din niya ang dalaga. Alam kong may tinatago ka sa akin, Max, at imposibleng laki ka sa hirap ni walang kagalos-galos mga balat mo kung hindi ka lang katulong. Sa isip ni Dave, aaminin man niya, nahuhulog na ang loob niya sa dalaga pero pinapanindigan pa rin niya ay katulong ito at pera lang ang habol ng mga ganyang uri. Gwapo pala ng impacto sa isip ni Maxine habang nakahiga na sa kanyang kama. Habang iniisip si Veronica kung ano na ang kalagayan nito sa kulungan. Kinabukasan ay maagang gumising si Dave para maligo dahil balak nitong dalawin ulit ang nobya. Umakyat naman si Maxine para ipaganda na ito ng gagamitin. Buti na lang at nasa loob na ng banyo ang lalaki. Matapos niyang inihanda ay biglang tumunog ang telepon sa side table ng lalaki. Hello, Samora Residence. May I know who's in the line? Malambing na tinig ni Maxine. Hello, sino ito? Tanong na babae sa kabilang linya. I'm Max, personal maid ni Sir Dave. Sagot ni Maxine. Oh really? Bakit? Bakit andyan ka sa room niya na ganitong oras? Tanong nito kay Maxine. Simple. Dahil ako lahat ang nag-aasikaso sa lahat ng gamit ni Sir. Kaya andito ako, sagot naman ni Maxine. Wait, wala tayo sa pageant para nagtanungan tayo. Pataray na sagot ni Maxine. Bruha ka ba? Huwag mo akong masagot ng ganyan, ako lang naman ang kanyang ina. Masigaw na sabi ng nasa kabilang linya na kinataas naman ang kilay ni Maxine. Mag-ina nga kayo, ugali pa lang. Mana na, tataas ng tingin sa sarili parang hindi naman mamamatay sa isip ni Maxine. Huwag na huwag mo akong matatawag na bruha dahil hindi mo ako kilala, mataas na tuno ni Maxine. Katulong ka lang kaya, huwag kang umasta ng ganyan ha, sagot naman ang mama ni Dave. Okay fine, tumawag ka na lang ulit mamaya, sagot na lang ni Maxine at binaba ng telepono. Bumababa naman si Maxine para ayusin ang pagkain ng amo, dahil maaga na umalis si Aling Dida para mamalengke. Ma, please kausapin mo naman si Dave, naiurong ang kaso laban sa akin. Please lang, pag makaawa niya sa ina. Kung hindi ka naman kasi tanga na gumawa ng ikakapahamak mo at nagpatalo ka pa talaga sa hampas lupa, saan ang utak mo? Galit din na saad ng ginang sa anak dahil dinalaw niya ito. Kaya please ma, tulungan mo ako at sisiguraduhin ko sa susunod na makaharap ko ang hampas lupa na yon ay pagsisihan niya ang ginawa niya sa akin, sagot ni Veronica sa ina. Dapat lang na mawala sa landas mo ang babaeng yon, Veronica. Kailangan yung maikasal ni Dave dahil papalugi na ang negosyo natin, ika ng ina nito. Pagbaba ni Dave ay agad na nagtungo ito sa kusina para kumain. Saan si Aling Dida? Tanong agad ni Dave kay Maxine. Umalis po sir na malengke, sagot ni Maxine. Hindi pa rin sila parehas makatingin ng diretso sa isa't isa. Okay, ready? Tanong ni Dave. Yes, kagabi pa po, sagot ni Maxine. Okay, sa upis na ako kakain, sabay alis sa kusina. Ay, impacto ka talaga. Naghihirap akong naganda na kakainin mo tapos di ka kakain? Ay, bahala ka na nga sa buhay mo, sa isip ni Maxine at lumabas na din ang kusina para gawin ang kanyang mga trabaho. Lin, saan ba ang driver natin? Sigaw ni Dave. Ah, sir, kasama po ni Aling Dida, sagot ng isang katulong. Bakit nasa huli ang kotse ko? Alam naman na gagamitin ko ngayon ito. Malilit na ako. Kung iabante ko pa yung sasakyan, galit na tinig ni Dave ang narinig ni Maxine. Kaya lumapit siya dito. Anong problema, Lin? Tanong agad ni Maxine. Kasi gagamitin ni sir yung kotse niya, inasa huli yan. Hindi kasi nilagay ng driver sa harapan. Bago umalis, sagot ni Lin. Ano? Magchismisa na lang ba kayo dyan? Tawagan nyo na sila, Aling Dida. Kung saan na sila, bilis! Malilit na ako. Galit na utos ni Dave kina Maxine. Lin, akin ang susi niya. Utos ni Max sa kasama. Marunong ka? Tanong nito. Pero hinablot na nito ang susi kay Lin at binuksan ang pintuan ng kotse. At pumasok si Maxine. Lin opened the gate. Utos ni Maxine at agad namang tumalima si Lin at binuksan nga ito. Anong ginagawa mo? Hindi laruan ang mamahaling sasakyan ko. Sigaw ni Dave. Agad na in-start ni Maxine ang sasakyan at pinausad niya ito ng kaibilis. Nakatanga naman si Dave sa nakakita sa babae na marunong itong magmaneho na parang kaisanay na nito. Nakangiti naman si Maxine sa nakakitang reaksyon ni Dave. Ano sir, di ba malilit ka na? Ano pang hinihintay mo? Buwan? Pang-aasar ni Maxine sa lalaki. Nilapitan naman siya ni Dave. Bakit? Bakit marunong ka? Tanong ni Dave. Nag-isip naman si Maxine ng isasagot sa binata. Ah, papa ko driver siya dati at tinuruan niya ako. Sagot agad ni Maxine. Ah, okay, good. Sagot ni Dave.
at agad ding sumakay sa kanyang sasakyan. Ngunit lalo lang nadagdagan ang kanyang hinala sa dalaga. Sir, pwede po bang mag-off ako mamaya kahit 2 hours lang? Habol na paalam ni Maxine dito. Bakit? Saan ka pupunta? Tanong din ito. Sir, magsisimba po sana ako. Sagot ni Maxine. Okay, hintayin mo ako. Sabay ka na sa akin mamaya. At dalawin natin si Veronica bago tayo magsimba. May lalakarin lang ako. Sagot naman ito at umalis na. Ang impakto, talagang walang tiwala at sasama pa talaga. Kung sa bagay, okay na din na madadalaw ko pa ang impakta sa isip ni Maxine at may pinaplano naman siya laban sa babae para lalo pang mainis ito sa kanya. Hindi ako naniniwala na mahirap ka, Max. Malalaman ko din ang lahat kung sino ka at saan ka ba talaga galing. Sa isip ni Dave habang nagmamaneho ito, aaminin niya na pahanga siya ng babae. Magaling matalino at hindi basta-basta magpapatalo ito. Manang, maliligo lang po ako ah. Magsisimba po ako. Ay kami pala, sasamahan daw ako ni Sir. At saka, dalawin daw namin si Impacta. Ay Veronica po pala. Habang tumatawang ito, paalam ni Maxine kay Aling Dita. O siya, sige, baka mamaya andyan na si Sir. Ayaw na ayaw nun na pinaghihintay siya. Sagot naman ang matanda at tumalikod na si Maxine. Matapos maligo ni Maxine ay pinili niyang isuot ang bestida na above the knee at isang black sandals na tama lang ang taas. Ito lang kasi ang nakuha niya noon. Ang ganda ko talaga. Paikot-ikot si Maxine sa salamin na nasa loob ng kwarto nila. Manang, si Max nasaan po? Biglang sulpot ni Dave sa likuran ni Aling Dita. Ay impakto ka, sabi ni Maxine at impakta si Veronica na ibulalas ni Aling Dita dahil sa nabigla ito. Ano manang? Tanong ni Dave dito. Ay ikaw naman sir kasi, pasulpot-sulpot, ayan tuloy. Magsasalita na sana si Aling Dita nang nakita niya si Maxine. Sir, alis na po ba tayo? Tanong ni Maxine. Nanlaki naman ang mata ni Dave sa nakita. Wow Max, ikaw ba yan? Naisatinig ni Aling Dita dahil ito man ay hindi makapaniwala sa nakikitang kagandahan na kasambahay na katulad niya. Walang kurap naman ang mga mata ni Dave sa nakikitang kagandahan at kasiksihan ni Maxine. Sir, alis na po ba tayo? Tanong ni Maxine dito na siyang ikinabalik ng kanyang naglalakbay na isip. Yes, tara na. Nasabi na lang ni Dave at nauna nang lumabas at sumunod naman si Maxine at kinindatan pa niya si Aling Dita at gumanti lang ito ng ngiti. Tahimik lang ang dalawa na tila hindi magkakilala. Gayunpaman, nilibang na lang ni Maxine ang paningin sa labas. Pagkaraan ng mga ilang minuto, we're here. Tipid na sabi ni Dave at bumababa na ito. Masaya naman si Veronica dahil dinalaw siya ni Dave. Ngunit napawi ito nang makitang kasunod nito si Maxine. Hindi siya makapaniwala sa nakikita nito. Sobrang ganda ng kasambahay na kanyang nilalait. Hi, how are you? Nakangiting tanong ni Maxine kay Veronica. Don't talk to me, bruwa. Sagot naman ito kay Maxine. Oh, really? Be careful, baka mabulok ka lalo dito. Ano, masaya ba sa loob? Enjoy ha, akin muna si Dave habang wala ka. Pangiinis ni Maxine dito dahil kausap ni Dave ang isa sa mga pulis na nandoon. Sisiguraduhin kong susunod ka dito ang paslupa. Sagot ni Veronica. Talaga? Sige, hintayin ko. Nga pala, ang ganda ng damit mo. Bagay sa'yo po ang kriminal talaga. Madiin na sabi ni Maxine. Siya namang lapit ni Dave kaya di na nakasagot si Veronica dito. Nagpaalam na sila na umalis kaya sobrang inis ni Veronica sa dalawa. Nasa harapan na sila ng simbahan nang may nakita si Maxine na matandang babae na humingi ng limos. Pero hindi iyon pinansin ni Dave. Huminto naman si Maxine at dinukot ang wallet sa kanyang bag at binigay niya ang buong sahod niya sa mga andoon na nakakaawang nanlilimos, may pilay at may mga bulag din. Nakita naman ni Dave ang ginawa ni Maxine kaya napakunot ang kanyang noo sa ginawa ng dalaga na halos lahat ng pera nito ay pinamimigay na niya sa mga hampas lupa. Masaya si Maxine sa kanyang ginagawa at nakakatulong siya kahit papaano sa mga taong naghihikao sa buhay. Nilapitan naman siya ni Dave. Anong pinaggagawa mo? Ang lalaki ng katawan nila. Bakit hindi sila humanap ng trabaho? Bakit kailangan mo pang ibigay ang lahat ng sahod mo? Tanong ni Dave kay Maxine. Ngumiti lang si Maxine at binigkas nito ang isang verse sa Bible. Matthew chapter 5, verse 42. Nakatulala naman ang binata sa sinabi nito. Naiwan na nakatulala si Dave dahil sa sinabi ni Maxine. Tama nga naman ang babae sa isip ni Dave. Kaya humugot din ito ng pera at binigay sa mga namamalimos. Ano kung magbigay ka kahit konti? Sa isip ni Dave,
Pagkatapos niyang binigay ay sumunod na siya kay Maxine. Lingid sa kanyang kalaman ay nakita siya ni Maxine kaya napangiti ang dalaga. Ibang iba si Maxine sa lahat ikumpara kay Veronica. Sa isip ni Dave, matapos ang misa ay lumabas ng dalawa nang makita sila ng kaibigan ni Dave. Hi bro, sino yung kasama mo? Girlfriend mo? Ang sunod-sunod na tanong at papuri ng kaibigan. Naghihintay naman si Maxine kung anong isasagot ni Dave sa kaibigan nito. Hi bro, siya ba? Pangbibitin ni Dave. I'm his housemaid. Nakangiting sabat ni Maxine sa kaibigan ni Dave. Oh really? Is that true Dave? Tanong na hindi makapaniwala. Nilingon muna ni Dave si Maxine bago nagsalita. Yes, she is, sagot ni Dave. You know, hindi ka nababagay sa trabaho mo, sabi ng kaibigan ni Dave. Okay lang po yun sir. Kaya ko naman po ang maging katulong eh. Siya nga pala, wag niyo naman po akong pagkamalang girlfriend ni Sir Dave. Malayo ako sa girlfriend niya magnanakaw. Diritsahang sabi ni Maxine na kinabigla naman ni Dave sa narinig. At kung ano ang masusunod na kaganapan ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Max, saway ni Dave dito. You mean nakakulong ang girlfriend mo Dave? Tanong ulit ng kaibigan nito. Bro, mag-usap na lang tayo sa susunod. Max, halika na. Sabay hila ni Dave sa kamay ng dalaga. Kaya hawak kamay silang nagtungo sa sasakyan na binata. Nasa loob na sila nang nagsalita si Dave. Bakit mo sinabi na magnanakaw si Veronica? O diba totoo naman yon? Siya ang dapat mong ikahiya, hindi kami. Sapagkat kahit nakatulong kami, marangal ang aming trabaho, sagot ni Maxine. Natameme naman si Dave dahil sa sinabi ng dalaga. Oo tama naman siya. Si Veronica dapat na ikinahiya, hindi ang tulad nilang malinis ang gawa. Nasa kaligitnaan na sila ng biyahe nang tumunog ang cellphone ni Dave. Kaya agad naman niya itong sinagot. Yes ma'am, bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin na dadalo kayo? Tugon at tanong ni Dave sa kanyang ina. Okay sige, pauwi na po kami. Magkita na lang tayo sa bahay. Sagot ni Dave sabay patay sa linya. Nasa bahay daw sila mama at papa, sabi ni Dave kay Maxine. And so, mga impakta at impakto din siguro sila gaya mo, sa isip ni Maxine. At dahil nakausap na nito ang ina sa telepono, handa na siya sa kanilang pag-aharap. Ganun po ba sir? Bakit po? Saan po sila galing? Tanong ni Maxine. Galing sila sa Laguna. Doon sila nakatira sa sarili kong bahay. Sagot ni Dave dito. Okay sir. Tanging sagot lang ng dalaga sa binata. Mamaya ay haharapin niya ang ina nito. Samantala sa kabilang banda naman. Ma, nakaisip na ako ng paraan kung papaano natin makumbinsi si Dave na iurong ang demanda sa akin. Sabi ni Veronica sa ina. Dahil dinalaw siya nito, nakarating na sila Maxine sa bahay ng binata. Nahuli siyang bumababa at nauna na si Dave at sinalubong naman siya ng ina nito. Hi iho, how are you? Tanong ng ina nito at hinagkan niya ito sa pisngi. I'm okay ma, how about you? Sagot nito. I'm okay too. Hi dad, baling ni Dave sa ama na nakaupo at nagkakape. Kamusta po? Okay lang ako iho, ikaw kamusta? Ang tagal mong hindi dumadalaw sa amin na, wika nito. Papasok naman si Maxine nang hindi alam kung paano babatiin ang mga bisita nila. Oh, may kasama ka pala iyo? Sabi ng ama nito. Siya po si Max, ma, dad. Siya yung bago kong katulong at personal na mag-aayos na mga kailangan ko. Sabi ni Dave dito. Hi po mama and sir, bati ni Maxine. Hi iha, sagot ng ama ni Dave. Sa isip ni Maxine, mabait ang Ginoo. Pero ang ginang parang leon na lalapa ng tao. So ikaw pala ang katulong na sumugot sa akin sa phone. Kahit anong bihis mo ay amoy na amoy ko pa rin. Wika ng ina ni Dave. Pero hindi ito pinatulan ni Maxine dahil andoon ang amo at ang asawa nito. Kaya nagtitimpi muna siya na sagutin ang impakta. Excuse me sir ma'am, papasok na po ako at marami pa akong naiwan ng mga gawain. Paalam ni Maxine sabay talikod sa mga ito. Ang walang modo. Ang mga taong walang pinag-aralan. Kinakausap mo pagkatapos, bigla ka nalang tatalikuran. Pasaring ulit nito. Pero tuloy-tuloy lang si Maxine dahil kapag hindi siya nakapagtimpi, sasabog ang pagkaabugada niya. Ma, stop. Wala namang ginagawang masama sa iyo ang tao ah. Suway ni Dave dahil kilala nito ang ina kaya bumukod ito ng tirahan dahil sa pinaggagawa nito sa mga tauhan. Don't tell me pinagtatanggol mo siya. Ang bastos niya kung alam mo lang.
sagot naman ng ina nito. Lahat ng sinasabi ni Dave ay dinig naman ni Maxine dahil nagkubli lang siya sa sulok. Ang impakto? Marunong din palang magmalasakit sa isip ni Maxine. Dito kami matutulog iyo, kaya bukas na kami uuwi, saad ng ina ni Dave. Okay ma, malinis naman ang mga guest room eh, sagot ni Dave. May tumawag naman sa ina ni Dave kaya nagtungo ito sa Sardine. Ano? Really? I will talk to Dave, sagot ng ina nito at galit na galit ito. Dave, mag-usap nga tayo. Ano itong nabalitaan ko na pinakulong mo si Veronica? Hindi ka ba nahihiya sa pamilya niya? Ha? Ma, siya ang may mali, sagot ni Dave. Iurong mo ang demanda sa kanya. Pinagpalit mo ang hampas lupa na titira sa bahay mo kaysa matagal mo nang kilala at girlfriend mo. Pagalit na sabi ng ginang kay Dave. Nakikinig lang ang ama ni Dave sa mga pinag-uusapan nila. Ngunit hindi naman kasi ito nakikialam. Samantala sa kabilang banda naman ay grabe ang tawa ni Veronica. Naniwala naman ang tanga. Tiyak na iuurong ni Dave ang kaso. Magaling ata itong magdrama. At ang tanga na ina niya, napaniwala ko. Tawa ng ina ni Veronica. Kinabukasan, maagang pumasok si Dave kasama nitong ama para dalawin din ang mga properties ng anak. Nasa sala naman ang ina ni Dave na nagkakape dahil may hinihintay ito na bisita. Walang iba kundi ang ina ni Veronica. Max, dahil mo nga itong inumin nila ma'am dahil may gagawin pa ako, utos ni Aling Dida sa kanya at sinunod naman niya ito. Nakita naman ni Maxine ang dalawang ginang na makatingin sa kanya ay parang lalapain siya. Ma'am, copy niyo po, sabay lapag ni Maxine sa mesa. Nang tumalikod na si Maxine nang sinadyang itapon ng ina ni Dave ang tasa ng kape sa mesa at kitang kita ni Maxine dahil sa salamin ang karap nito. Ay sorry Max, natabig ko. Pakilinis, utos dito. Lumingon naman si Maxine dito. Natabig po ba talaga o tinapon nyo? Sagot ni Maxine. How dare you na pagbintangan ako sa harapan pa mismo ng kaibigan ko? Galit at pasigaw na sagot nito kay Maxine. Oh really ma'am? Anong tingin nyo sa akin tanga para hindi ko makita sa salamin na iyon? Sabay turo nito sa salamin. Nang gagalaiti naman ang ginang sa sobrang galit. Dahil sa hindi makapaniwala, nasagot-sagutin siya nito. Look, ganyan niya sinagot ang anak mo at pati ang anak ko ay nakulong. Dahil sa kagagawa ng babaeng iyan, sumbong ulit ng ina ni Veronica sa ina ni Dave. Ikaw na hampas lupa, wag na wag mo akong masagot-sagot ng ganyan dahil hindi mo ako kilala. Madiin na sabi nito. Bakit ma'am? Sino ka nga ba at sobrang taas yata ng tingin mo sa sarili mo? Sagot ni Maxine dito. Nakampanti lang. Ako ba'y sinusubukan mo ha? Kung ayaw mong mapalayas at masiri ang pagmumukha mo, gawin mo ang inuutos ko. Galit na sagot nito. Wag na wag niyo rin po akong tatakutin dahil hindi ako takot, sagot ni Maxine. Alam niyo kayong mga hampas lupa ang yabang niyo. Niwala nga kayong maibubuga? Kahit anong pabango ba ang gamitin niyo, wala pa rin magbabago. Mga amoy lupa pa rin kayo. Pang-iinsulto nito na kinapintig naman ng tenga ni Maxine. Alam niyo ma'am, oo katulong kami, hampas lupa sa tingin ninyo. Bakit? Mabubuhay ba kayo na wala kaming mga hampas lupa? Ha? Saan ba galing ang mga kinakain ninyo? Hindi ba sa mga hampas lupa na nagtatanim sa bukid? Oo amoy lupa kami dahil doon kami nakatapak. Bakit ikaw? Saan ka nakatapak ma'am? Sa semento? Sa marble? Bakit saan ka ba ililibing? Tingin mo ba sa hangin? Sa lupa din ang bagsak mo. Madiin na sagot ni Maxine sa ginang. Akmang sasampalin siya ng ginang nang sinangga ni Maxine. Subukan mo lang idampiyan sa balat ko ma'am. Magkakaalaman tayo. Wag na wag mo akong kakalabanin ng paslupa ka. Baka iiyak ng dugo at magmamakaawa ka sa akin. Pag malaman mo ang kaya kong gawin, panakot ng ina ni Dave. Gawin niyo ang gusto niyo. Hihintayin ko ang araw na iyon at siguraduhin niyong ako ang magmamakaawa at lulud sa inyo. Ang tataas ng tingin ninyo sa sarili ninyo, sabay tabig sa kamay ng ginang at binagsak niya ito. Parehas lang kayong mahihirap. Pera lang ang makatapat ninyo. Ika ulit ng ginang. Oh, talaga? Bakit? May bilyones ka ba ha? Baka kaya kitang tapatan. Nakakainsultong ngiti ang sinabi ni Maxine sa sinabi niya sa ginang. At ikaw, wag mo din akong subukan dahil hindi mo alam ang gagawin ko at baka pati ikaw maisama sa kulungan. Baling niya sa ina ni Veronica.
Galit na galit ang dalawang ginang dahil talo sila sa isang katulong na gaya ni Maxine. Samantala, sa kabilang banda naman, Dave, buntis ako at ikaw ang ama nito. Sad ni Veronica dahil dinalaw siya ni Dave. Nabigla naman si Dave sa nalaman. Nabigla si Dave sa narinig mula kay Veronica. Hindi niya alam kung siya ba ay masaya dahil magiging daddy na siya o aaminin na niyang unti-unti nang nawawala ang pagmamahal niya sa babae. Sigurado ka? Tanong ni Dave kay Veronica na tila hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Yes, sweetheart. Kaya please, palabasin mo na ako dito. Makakaya mo ba na dito lalaki ang tiyan ko at mahihirapan ang magiging baby natin, ika ni Veronica? Pag-iisipan ko, Veronica, sagot lang ni Dave. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay umuwi na si Dave na gulong-gulo ang isip sa mga nangyayari. Habang tumatagal, lumalayo na ang loob niya kay Veronica. Di pa tayo tapos ang paslupa, ika ng mama ni Dave na si Lara. Habang nasa harapan niya ang mama ni Veronica na si Vivian. Magtulungan tayo para pahirapan at mapalayas natin ang hampaslupa na babaeng yan, amiga. Ika ni Vivian sa ina ni Dave na nakabuo agad sila ng plano laban kay Maxine. Pagkaalis ng ina ni Veronica ay kagad namang umakyat ang mama ni Dave at tinawagan ang pinakamagaling na detective na kilala niya. Mrs. Zamora, napatawag ka? Tanong ng detective sa ginang. Yes, dahil may kailangan akong ipapagawa sa'yo at alam kong hindi mo ako bibiguin. Ika ng ginang at sinabi nito na magkikita sila para sabihin ang lahat ng gustong ipagawa at sisiguraduhin niyang luluhod sa kanya at magmamakaawa ang dalaga sa kanyang gagawin laban sa pamilya nito. Pagdating ni Dave, agad niyang tinawag si Maxine. Max, mag-usap tayo. Sumunod ka sa library. Utos ni Dave na makita niya ito sa sala na may ginagawa. Okay sir, sagot ni Maxine. Ano na naman kaya ang sasabihin nito? Don't tell me na nagsumbong ang impactang ina nito sa isip ni Maxine habang patungo sa library. Mupo ka. Utos na Dave. Himala, upo daw sa isip-isip ni Maxine dahil ito ang kauna-unang beses na pinaupo siya ng amo. Umupo naman si Maxine sa harap ng mesa ni Dave at naghihintay ng sasabihin nito. Iurong ko ang demanda kay Veronica. Ika ni Dave kay Maxine. Gulat na gulat naman si Maxine sa narinig mula kay Dave. What? We have a deal for that, sir. Sagot ni Maxine. I know, Max, but Veronica is pregnant. Saad ni Dave. Tila nasaktan siya sa narinig mula sa binata na buntis si Veronica at yun ang dahilan kung bakit iurong nito ang demanda laban sa impakta. Pero meron ng paraan dyan, sir. Pwede natin siyang ipalagay sa private room but still in jail pa rin siya. Hanggang siya ay manganak, dapat pagbayaran niya ang ginawa niya. Wika ni Maxine. Max, you can't understand what I'm talking. Dahil wala kang alam at wala kang pinag-aralan, sagot ni Dave. Sobrang nasaktan si Maxine sa sinabi ni Dave, lalo na sa pangmamalit at pang-iinsulto nito sa kanya. Huwag na huwag niyo akong minamalit ng ganyan, sir. Baka balang araw, lahat ng mga niluwa niyo ay isusubo niyo. Madiin na sabi ni Maxine at sabay tayo. Max, hindi pa tayo tapos. Pahabol ni Dave at huminto naman si Maxine at nilingon niya ito. Bakit, sir? May kulang pa ba sa mga sinabi ko? Ika ni Maxine. Max, pasensya ka na sa mga sinabi ko. Paumanhin, ani ni Dave. Wala yun, sir. Isa na kayo sa mga nakilala kong sobrang mataas ang tingin sa sarili. Tandaan mo, sir, even we are rich, poor, black, white, tall, small, in the eyes of God, we are equal. Madiin na sagot ni Maxine sa kanya. Nakatanga naman si Dave sa mga binitawang salita ni Maxine sa kanya. Aminin man niya o hindi, natamaan siya sa mga sinabi nito. Just understand me, Max. Hindi ko maatim na makita at hayaan na lang ang mag-ina ko sa kulungan. Ani ni Dave. So magpapaksal kayo? Wala sa sarili na tanong ni Maxine. Wala pa akong balak sa ganyan. Sagot ni Dave. Okay, sir. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na po ako. And wait, papayag akong iurong niyo ang demanda. But one thing is, if dito titira si Veronica hanggat hindi pa kayo na ikakasal, ikaw lang ang magiging amo ko at wala nang iba. Sabi ni Maxine sabay labas sa pinto. Naiiwang nakatulala si Dave kung bakit ganoon na lang kay bilis ng kabog ng kanyang dibdib na nararamdaman pagkarap nito ang dalaga. Ngunit sa isip niya, hindi dapat. Pagpasok ni Maxine sa kanilang silid ay agad niyang kinuha ang kanyang mobile. Hello? Sagot ng kabilang linya. Hello, this is Attorney Maxine de la Vega.
I have something to tell you. Ika ni Maxine sa kausap. Oh, sorry. Attorney De La Vega, ikaw po pala. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Ika ng hepe. I need a copy of your video in your station. Sinabi nito ang date ng pagpasok ni Veronica hanggang sa ngayon dahil alam nitong may nangyayaring di maganda sa paligid. Okay ma'am, kailan niyo po kailangan? Tanong ng hepe. ASAP, may kukuha dyan isang kaibigan. Can I have a favor? Don't tell this to anyone, even Mr. Zamora. You know me. Ika ni Maxine sa kausap. Okay ma'am, makakaasa po kayo. At pinatay na ni Maxine ang linya. Agad naman itong tinawagan ng kaibigan. My God, Maxine, saan ka ba at bakit ngayon ka lang tumawag? Ika ng kaibigan nito. Saka ako sasabihin sa iyo ang lahat. Paganda na akong harapin ang lahat. And note, ikaw lang ang nakakaalam na tumawag ako. Don't tell to anyone, especially to my parents. Okay, bakit ka ba napatawag? Tanong ni Joseph na isa ring attorney at matalik na kaibigan ni Maxine. Pagkasabi naman lahat ni Maxine ang kailangan sa kaibigan, ay pinatay na ang linya. Gusto niyo ng laro? Pwes, pagbibigyan ko kayo. Ika ni Maxine at lumabas na ng silid para tapusin ang dapat tapusin sa gabing iyon. Kinabukasan, nakalabas na si Veronica sa kulungan at agad na tumuloy ito sa bahay ni Dave. At nadatna nito ang mama ni Dave sa sala. Hi tita, bati ni Veronica sa ginang. Call me mama or mommy. Soon you are my daughter-in-law at magiging grandmother na din ako. Nakangiting saad ng ginang at niyakap naman siya nito. Pero plastic lang ang pinapakita nito sa ginang. Aling dida, pakiakyat ang mga gamit ko sa kwarto ni Dave. Utos ni Veronica dito. No, you sleep at guest room. Sabi ni Dave na bagong sulpot sa likuran nito. But why sweetheart? Magiging asawa mo rin ako. Ika ni Veronica kay Dave. Nag-usap na tayo dyan Veronica. Kaya doon ka matutulog. Ngit-ngit na ngit-ngit si Veronica sa sinabi ni Dave. Paano niyam isasagawa ang mga plano kong magkahiwalay sila na kwarto. Dave, bakit sa guest room mo siya patutulugin? E pwede naman sa kwarto mo, sabi ng ina ni Dave. Mabahay ko ito kaya ako ang masusunod, ani ni Dave at iniwan na ang mga ito. Napadaan naman si Maxine. Hindi na siya nagulat na naroon na ang impakta sa pamahay ng amo at makikita na niya ito araw-araw. So I'm here again and soon to be your mom, ika ni Veronica nang lapitan siya nito. Yes, I know you. And don't come close to me, dahil kahit anong bihis mo, amoy kulungan ka pa rin, amoy kulungan. Ulit-ulit na sambit ni Maxine kahit pa andoon ang ina ni Dave. Dahan-dahan ka sa pananalita mo dahil iisa lang ang bahay na tinitira natin, kaya mag-iingat ka, banta ni Veronica dito. Sawa na ako sa kababanta mo, gawin mo ang kaya mong gawin at tignan natin kung sino ang matutulog ulit sa kulungan, ika ni Maxine. Hoy, hampas lupa, huwag na huwag mong sinasagot si Ma'am Veronica mo. Ika ng Doña Lara kay Maxine. Oh talaga? Ang katulad niya ay hindi dapat iginagalang at nire-respeto. Di lang pala siya, pati din ikaw ma'am. Hanggat hindi kayong marunong gumalang sa mga kapwa ninyo, asahan nyo, wala din kayong respeto na makukuha sa amin. Ika ni Maxine sa dalawa. Talaga bang sinusubukan makuha babae ka? Galit na sabi ng ina ni Dave. Di kita sinusubukan ma'am. Pinapaalanan ko lang kayo. Ingat kayo baka isang araw pagdilat nyo, Doña na pala ako kaysa sa inyo pang-aasar ni Maxine at sabay talikod sa mga ito. Tingnan lang natin ang galing mo hampaslupa ka, sa isip ni Veronica. Naglilinis si Maxine ang kwarto ni Dave nang biglang pumasok ito. Tapos ka na? Tanong niya sa dalaga. Malapit na po sir. May kailangan po ba kayo? Tanong din ni Maxine. Pagkatapos mo magbihis ka, may pupuntahan tayo. Ika ni Dave. O, saan po tayo pupunta sir? Tanong ni Maxine. Basta bilisan mo at naghihintay na sayo iyong tao. Sagot ni Dave na bigla naman si Maxine sa sinabi nito. Agad na bumaba si Maxine at naligo. Nagbihis at pinili niya ang suot na puting bulaklaking bestida at gold sandals na lalong nagpatingkad ng kanyang kagandahan at nilugay niya ang kanyang curb na buhok. Nagmukha siyang Barbie sa ayos niya. Nagpahid din siya ng kaunting lip shiner at kaunting wisik ng pabango at lumabas na ito na kay ganda ng ngiti. Lahat ng mga kasambahay na nakakasalubong niya ay napapanganga at hindi makapaniwala sa nakikita. Nadatnan naman niya si Veronica sa sala na nakaupo. At saan ka pupunta hampaslupa? Ngunit sa loob-looban nito na para siyang nakakita ng diyosa na bumaba sa langit. May date kami ni sir. Bakit? Gusto mong sumama? Pang-aasar ni Maxine. Ang kapal naman ng pagbumukha mo para sabihin yan.
ani ni Veronica. Oh, makapal ba? Sabay hawak na kanyang pisngi. Oh, di naman ah. Baka ikaw makapal ang muka at nakuha mo pang tumira sa pamamahay na ito at isiksik ang sarili mo. Ani ni Maxine kay Veronica. Sasagot pa sana ito pero nakita niyang pababa na si Dave. Nabigla naman si Dave sa nakita. Hindi rin ito makapaniwala sa ganung ayos ni Maxine. Perfect. Sa isip niya at sa mga plano niya ngayong gabi, nakatingala naman sina Maxine at Veronica sa ayos ni Dave. Nakigwapo nito sa kanyang suot. Formal na formal ito. Oo nga pala. Nakalimutan kong ipaghanda ng damit si Sir. Buti na lang hindi ito nagalit sa isip ni Maxine. Let's go. Ukaw ni Dave sa dalawang babae na nakatingin sa kanya. Pero na kay Maxine ang kanyang mga mata. Wait, saan kayo pupunta? Tanong ni Veronica dito. Diba sabi ko na sa'yo kanina? Sabay kindat ni Maxine kay Veronica at sobrang inis na inis ito. Tahimik lang ang dalawa sa biyahe hanggang nakarating sila sa isang mall at diretso agad sila sa isang kilalang jewelry shop. Halos lahat ng nakakasalubong nila ay sa kanila nakatingin. Good evening sir, ma'am. Kilig na bati ng sales lady sa kanila. Ngumiti lang si Maxine sa babae habang si Dave ay ganoon din. Max, pumili ka na ng wedding ring. Kahit ano dyan basta maganda at gusto mo. Utos ni Dave. What? Bakit ako ang sinama mo? Hindi ang impakta na yon. Mahina pero dinig ni Dave yon. Bilisan mo, wala na tayong oras. Utos ni Dave. Tumingin naman si Maxine at may nagustuhan agad. Masyadong mahal ito pero hindi naman siya ang mababayad kaya okay lang. Tinuro niya ito sa babae at kinuha naman niya ito sa loob ng kahon. Ma'am, bagay na bagay kayo ni sir. Ang ganda mo at ang gwapo ni sir. As in perfect talaga kayo. Puri ng babae sa kanilang dalawa. Matapos silang bumili ay umalis na sila kaagad at nagtungo sa kanilang pupuntahan. Nabigla naman si Maxine nang makita ang lalaki na nasa harapan. Kaya dali-dali niya itong kinindatan na makiayon sa lahat at kuha naman iyon ng lalaki. So andito na pala ang ikakasal, ani ng lalaki. Ah, anong ikakasal? Tanong ni Maxine. Tumakas siya sa ama dahil sa kasalan noon. Pagkatapos ngayon, ikakasal siya sa taong sagad sa buto at ang taas ng tingin sa sarili sa isip ni Maxine. Sir, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Maxine kay Dave. Masaya siya pero ang lahat ng ito ay puro kabaliwan lang sa isip niya. Salip na sagutin siya nito ay sinabihan na nito ang attorney na mangkasal sa kanila. At lingid sa kaalaman ni Dave ay ang best friend ni Maxine na si Joseph ang mangkakasal sa kanila. Relax ma'am, akong bahala sa lahat. Kindat ni Joseph kay Maxine kaya sinimula na nila ang usapan at nauwi sa pirmahan ang lahat at wala nga lang halikan. May kausap naman sa phone si Dave kaya nakapag-usap din ang magkaibigan. Lahat ng ito ipaliwanag mo, sabi ni Joseph kay Maxine. Huwag ngayon at ikaw nang bahala sa lahat mga papers na yan. Okay lang ako, tayo lang nakakaalam nito, okay? Ani ni Maxine. Samantala sa kabilang banda naman, leche ka Dave! Sabay hagis ng mga gamit ni Veronica at nagwawala na ito. At kung ano ang mga sunod na mangyayari ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Bumalik naman si Dave matapos makipag-usap sa phone nito. Nadatnan niya si Maxine at Joseph na nag-uusap. Magkakilala ba kayo? Biglang sulpot ni Dave. Oo sir, kanina lang kami magkakilala. Diba nga siya ang nangkasal sa atin, sabi ni Maxine at idiniin pa talaga ang salitang kasal sa amo. Ah okay, so thanks attorney. Baling ni Dave kay Joseph. Wala yun Mr. Zamora. Ingatan mong asawa mo, ginto yan, kaya huwag mo nang pakawalan. May laman na sabi ni Joseph kay Dave at napaisip ito. Huwag kang mag-alala attorney. Gagawin ko, ani ni Dave. Ang impakto? Sige nga kung gagawin mo. Sa isip ni Maxine, nagpaalam na sila pagkatapos nilang mag-usap. Sir, pwede pa kiipaliwanag mong lahat ng ito sa akin? Pasag ni Maxine sa katahimikan sa loob ng sasakyan. May dahilan ang lahat ng yan. Pero ang gusto ko, makiayon ka sa lahat ng gusto kong mangyari. Sagot ni Dave dito. Ano? Ano ako, laruan? Na robot? Ani ni Maxine. Sir, bukas na ako matutulog sa room mo. Ika ni Maxine. Okay, then pack your things. Put in the one of my closets tomorrow. A note, ang usapan ni usapan. Ika ni Dave. Ang impakto? Sige ikaw ang papasakayin ko sa lahat, hindi ako, sa isip ni Maxine. Okay sir, masusunod po, ika ni Maxine. Sabay pasok na sa kwarto nila. Maagang gumising si Maxine at inayos ang kanyang mga gamit.
para ilipat sa taas sa kwarto ng asawa. Good morning, tita. Ah, mama pala. Bati ni Veronica sa ina ni Dave. Kabababa lang nito. Good morning to Iha. How's your feeling? Tanong nito kay Veronica. Ito po nahihirapan sa paglilihi. Tapos wala man lang pakialam si Dave sa akin. Sumbong nito sa ina na binata. Don't worry, Iha. One of this day, magsasama na kayo sa iisang room, okay? Ako ang bahala na kakausap sa kanya. Kampanting sad ng ginang na napangiti naman ang impactang karap. Hindi na hinintay ni Dave si Maxine na ipaganda siya nito ng damit. Kaya siya na lang ang pumili na maisusuot. Ang ganda ng gising mo ngayon, Max, ha? Saan kay galing ni Sir? Tanong ni Aling Dida dito. Naku, manang, malalaman mo din mamaya ang lahat. Nakangiting sagot ni Maxine sa matanda. Ikaw talagang bata ka. Ay, saglit. Bakit ka nag-impake? Uuwi ka na ba? Tanong nito. Lilipat lang po ako ng room, manang. Mamaya, nakangiting sagot ulit nito. Nag-uusap ang dalawa nang biglang sulpot ng ina ni Dave. Kayong mga muchacha, hindi kayo sinasahuran para magjismisan dito. Sermon ng ina ni Dave. Bakit? Ikaw ba nagpapasahod sa amin, ha? Ma'am, taas no ang tinig ni Maxine na kinagulat ni Aling Dida dahil ito pa lang ang nakasagot sa donya. Bakit? Magkano ba ang gusto mo? Para tumahimik at lumaya sa pamamahay nito ang paslupa. Ika ni Donya Lara. Bakit? Kaya mo bang ibigay ang gusto ko, ha, ma'am? At ngumiti ito ng nakakalokos, Donya. Yes, and name your price now. Sigaw nito kay Maxine na kinagulat din ni Aling Dida. Wow, talaga ma'am, kaya mong ibigay ang gusto ko? Tanong ulit ni Maxine. Yes, ika ng Donya. Okay, as you wish, I need 10 billion pesos. Cash now, within 30 minutes. Dapat nasakmay ko na ito, ha? Sagot ni Maxine na kinagulang tang at kinabigla ng Donya. Saan siya kukuha ng ganun kalaking pera? Hindi pa nga aabot ng milyon ang nasa savings niya dahil sa galing nitong magsugal. Ang kapal din pala ng mukha mo para humingi ng ganyang kalaking pera sa akin. Sino ka ba at ang yabang mo? Inis na tura ng Donya. So, I am staying here, diin ni Maxine. Habang andito ako, imperno ang buhay niyo. At ang yabang mong maghamon sa akin, hindi mo pala maibibigay ang gusto ko. Bakit? Wala ka noon? Pang-insulto din ni Maxine. Pagsisihan mo ang lahat ng ito. Ika ng ginang. Oh, talaga? Baka ikaw, ma'am, ang magsisi at saka alam ko namang wala kang ganun kalaking halaga. Pero ako, meron. Gusto mo po tangin pa kita? Diin na sagot ni Maxine. Dahil sa sobrang inis ng ina ni Dave, kaya bumalik na lang ito sa sala na hindi maipinta ang mukha. Na agad namang napansin ni Veronica. What happened, mama? Tanong nito sa Donya. Let's see. Sinira na ang paslupa na yan ang araw ko. Sagot nito. Mama, dapat gumawa na tayo ng way para mawala sa landas natin ang hampaslupa na yon. Ika ni Veronica. Habang nag-uusap ang dalawa, ay dumating naman ang ina ni Veronica. Good morning, Balae. At sa'yo, anak, kamusta kayo? Bakit parang masamang araw nyo? Nakangiting tanong ni Vivian sa dalawa. Nagsumbong naman agad si Veronica sa ina sa ginawa ni Maxine sa ina ni Dave. Yan ang dapat nating pag-isipan na plano. Sa ngayon ang una nating gagawin ay ang siraan siya kay Dave at pahirapan siya. Ika ng ina ni Veronica. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakikinig si Maxine at napapatawan lang ito sa mga plano ng tatlo. Kaya may naisip na naman siyang kalokohan laban sa mga ito at inisin palalo ang mga ito. Nagtungo siya sa kwarto at nagbis ito. Kinuha ang maliit na maleta niya at lumabas na sa silid. Nabigla naman ang tatlo na nasa sala dahil nakabihis at daladala na nito ang mga gamit. Sa isip ng tatlo ay aalis na siya sa bahay na iyon. Oh, buti naman at naisipan mong lumayas na sa pamamahay na ito. Ika ni Veronica at nakangiti pa dahil sa pag-aakala nila panalo na sila. Oh, sino ang may sabi na aalis ako? Maybe yes, aalis na ako sa kwarto ng mga gaya kong katulong. But, hindi sa pamahay namin. Nakangiting sagot ni Maxine sa kanila at nabigla ang tatlo sa sinabi nito na pamamahay namin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Donya Lara sa kanya na kunot noo ito. Charan! Here is the evidence. My beautiful wedding ring. Sabay taas sa kanyang kamay sa harapan ng tatlo na kinagulat nila dahil sa sobrang ganda at kinang nakinang ang diamond nito. Ano iyan? Saan mo ninakaw iyan? Sabay tanong ng tatlo. Oops, ako magnanakaw? Baling kay Veronica. Hindi ah, well, I'm married now. And I am Mrs. Zamora.
And I am your daughter-in-law, baling nito kay Doña Lara. Ano, you mean? Hindi pa tapos sa sinabi nito nang sumingit si Maxine. Yes, kasal na ako, ay kami pala ni Dave. Sagot nito. No, no, no! Tanging sambit ni Veronica sa kanya. Sorry, but yes, I am already the legal wife of Dave. So maiwan ko muna kayong tatlo ha. Babush! Now, apat na tayong donya dito. Ayun ay kung makakatagal kayo sa pamamahay ko, sabay kindat sa tatlo at bakyat na ito para ihatid ang mga gamit niya sa kwarto ng kunwaring asawa. No, hindi ako papayag. Hayop ka! Buntis ako at si Dave ang ama nito. Kaya ako dapat ang pinakasal niya, hindi ang tulad mo na isang hampas lupa. Sigaw nito at sakto naman na pababa si Dave na marinig niya ang sinabi ni Veronica kay Maxine. Veronica, stop it. Kung ayaw mong palayasin kita dito sa pamamahay ko, igalang mo asawa ko. Galit na tura ni Dave na kinabigla nilang lahat ang sinabi nito. Ididimanda kita, hampas lupa ka. Ika ng mama ni Dave. Do whatever you want, ma'am. Ay, mama pala. At ako mismo ang magtatanggol sa sarili ko. Go inside our room, Max. Utos ni Dave at umalis na ito para pumasok sa trabaho. Okay, my love, hubby. Pang-iinis ni Maxine sa tatlo. Hindi ito maaring baliwala. Kailangan na natin gumawa ng paraan. Ika ng ina ni Veronica na galit. Umuusok ang mga bunbuna ng tatlo sa mga nangyari sa kanilang paligid. Tuwang-tuwa naman si Maxine na nasa loob ng kwarto ni Dave habang inaayos ang kanyang mga damit. Mamamatay kayo sa konsumisyon sa akin. Ako ang sinimulan nyo ah, pwes ako ang tatapos. Ika ni Maxine na napapangiti. Ma'am, what shall I do now? Dave is already married. Umiiyak na tanong ni Veronica. No, hindi tayo papayag na magtagumpay ang hampas lupa na iyan sa mabalak niya. Alam kong pera lang ang habol niya sa anak ko. Galit na sagot ni Doña Lara. Habang nag-uusap ang tatlo nang may tumawag sa phone ni Doña Lara. Yes, anong balita? Tanong agad nito. Ma'am, mula na sa address ang bahay na nakasulat sa information ng pinapahanap niyo sa akin. Sagot ng detective. Leche, pwes gawin mo ang lahat. Mahanap mo ang mga pamilya ng hampas lupa na yan. Ani ni Lara. Matapos nag-uusap ang dalawa ay nagpaalam na din ang ina ni Veronica sa kanila. Hindi ito maari. Mawawala ang kumpanya dahil lang sa hampas lupa na iyon at hindi niya mapakasalan ang anak ko. Ani ni Vivian habang nagmamaneho pauwi ng bahay. Tulala naman si Dave sa kanyang opisina. Hindi niya alam ang pabigla-bigla niyang desisyon dahil gusto lang niyang umiwas na pakasalan si Veronica. Tanging si Maxine lang ang dahilan upang hindi matuloy ang kasal nila ng girlfriend. At tanging si Maxine lang ang hindi nagpapasindak sa kanila, lalo na sa kanyang mama, na mula noon ay sinusunod niya kaya wala na siyang tiwala pa dito. Nasa terrace naman si Doña Lara nang may tumawag ulit dito. Pagkakala nito na ang detective ulit. Hello Doña Lara, kailangan mo nang magbayad ng utang mo or else sasampahan kita ng kaso. Ika nang kausap nito. What? Kumari naman. Parang hindi mo ako kilala. Magbabayad naman ako sa iyo eh. May tubo pa. Sagot naman ang ginang. Siguraduhin mo lang Doña Lara. Kung hindi, makikita tayo sa husgado. Puro ka kasi sugal eh. Di ka naman marunong magbayad. Ika na kausap. Naisipan naman ni Dave na sa labas na sila mag-dinner ni Maxine para makaiwas sila sa mga tanong na kasama sa bahay. Kaya tumawag ito sa bahay niya. Hello manang, si Max po ba nariyan? Tanong ni Dave kay Aling Dida. Opo sir, nasa kwarto niyo po. Sagot naman ito. Okay manang, pakisabi na lang na aalis kami mamaya at dadaanan ko siya mga 7 PM, okay? Utos ni Dave at pinutol na ang linya. Sino ang tumawag manang? Tanong ni Veronica dahil nakita niya ito na may kausap. Ano ang ipinapasabi niya sa hampas lupa? At bakit hindi mo sabihin sa akin? Galit na sabi nito. At bakit naman niya sasabihin sa iyo, Aber? Isa akin pinapasabi. Biglang sulpot ni Maxine sa kanilang harapan. Ah, Max, sabi ni Sir Dave, susunduin ka daw niya mamaya. Sa labas daw kayo mag-dinner. Ika ng matanda kay Maxine at umalis na ito. Hindi ka aalis, ako ang makakasama niya. Ika ni Veronica, nagalit na galit ito sa karap. Kulang na lang, lapain niya ito ng buhay. Oh, at sino ka para utusan ako ng ganyan? Note, I am the boss and the legal wife at ikaw ay isang sabit na parang linta na kumakapit. Sagot ni Maxine kay Veronica. Sasampalin na sana ni Veronica si Maxine ngunit
Nagapa niya ito. Isang pagkakamali mo lang impakta ka, manghihiram ka talaga ng mukha sa iba. Madiin na sabi ni Maxine sabay talikod. Pero ay nablot ni Veronica ang buhok nito at hindi iyon naagapa ni Maxine na ikinangiwi niya dahil sa sakit. Inarap naman ni Maxine si Veronica. Ubod lakas niya itong sinampal kaya nabitiwan niya ang buhok nito. I told you before, don't touch any part of my body, even the top of my hair. Pero di ka nakikinig. Ito para sa'yo. Super pak-pak-pak, sampal ni Maxine sa karap. Kitang-kita naman ni Doña Lara ang ginawa ni Maxine kaya napasugod ito sa kinaroroonan ng dalawa at minaksi si Maxine. Kitang-kita kay Veronica na pulang-pula ang mukha nito sa ginawang pagsampal nito. How dare you to do this, sampas lupa? Sigaw ni Doña Lara kay Maxine. How dare you both? Sigaw din ni Maxine sa kanila. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko, ang paslupa ka. Sabay sampal kay Maxine ngunit nasangga niya ulit ito. Huwag na huwag mo akong subukan, Doña Lara. At huwag na huwag mo akong pagbuhatan ng kamay. Dahil ni minsan, di ko natikman sa mga magulang ko yan sa tanang buhay ko. Di inasabi ni Maxine sa Doña. Wes, kung hindi mo natikman, ako ang magpapatikim sa'yo. Sabay angat ng isang kamay nito para sampalin ulit si Maxine. Pero nahawakan niya ito bago pa dumampi sa kanyang pisngi ang kamay nito. Anong sabi ko sa'yo? Huwag na huwag mo akong pagbuhatan ng kamay. Sabay waksin ni Maxine ang dalawang kamay nito na hawak ni Maxine. Tandaan mo, kahit kasal ka sa anak ko, hindi kita matatanggap sa buong angka namin. Ika ni Doña Lara kay Maxine. Oo, tatandaan ko ang araw na minaliit ninyo ako at pagsabihan ng paslupa. Pero ito ang tandaan mo. Sa araw na makikita mo sa harapan nyo ang mukhang ito at ibang hampas lupa, pagsisihan ninyo ang lahat ng ito. Ika ni Maxine, hindi ko pagsisihan ang araw na yon dahil kahit anong bihis mo, amoy lupa ka pa rin. Sagot nito, oo, amoy lupa ako, kami, na mga mabababa. Ikaw na may pinag-aralan, daig mo pa ang walang pinag-aralan. Kayo na ang tataas ng tingin ninyo sa sarili ninyo. Luluhod lang ako sa inyo kung magiging ginto na ang inaapakan ninyo. Di inasagot din ni Maxine. Wala kang karapatang sigawan ako na ganyan dahil pobre ka lang at walang maipagmamalaki kahit kanino. Ika naman ang Doña. Ako? Walang maipagmamalaki? Nakangiting sagot ni Maxine. Bakit? May iba pa ba? Tanong naman ni Veronica na nakatikim ng malakas na sampal ni Maxine. Bakit ikaw? Anong natapos mo at maipagmamalaki mo ha? Ika ni Maxine. Baka hindi mo kilala ang family ko. Kilala ito sa buong mundo. Pagmamayabang ni Veronica. Oh, talaga? Kilala sa anong dahilan? Lubog sa utang o sa galing ng kaartihan o di kaya sa pagnanakaw? Sagot ni Maxine dahil unti-unti niya itong pinapaimbestigan sa kaibigan kung ano ang background nito. So, maiwan ko muna kayo ngayon. Kung hindi niyo matagalan na makasama ko, the door is open for both of you to leave. Ika ni Maxine at tinalikuran na ang mga ito na sobrang galit sa kanilang pagmumuka. Naisipan naman ni Maxine na maligo para sa lakad nila mamaya ni Dave. Excited siya na makasama ulit ito. Pero mas masasaktan siyang naiisip na puro palabas lang ang lahat. Pero dapat na lang niyang sakayan ang lahat para na rin makaganti at matauhan ang mga kasama nila sa bahay. Matapos ang meeting ni Dave ay naganda na ito para umuwi na para sunduin ang asawa. Bis na bis naman si Maxine para sa date nila ng asawa. Pagbaba niya ng hagdan ay naroon pa rin ang dalawang impakta at nanlilisik ang mga mata nakatingin sa kanya. Ang kapal talaga ng muka, pasaring ulit ang Doña. Mas makapal ang muka ng mga taong linta, sagot din ni Maxine sa pasaring nito. Ako ba ang pinaparinggan mo ha? Tanong ng Doña. At bakit? Natamaan ka? Sagot ni Maxine. Gaga, huwag mo akong ganyanin, sagot ng Doña sa kanya. Napantig naman si Maxine sa sinabi nito na gaga kaya nilapitan niya ito at sinampal. Pak! How dare you to tell me that? Sabay sampal ni Maxine na kinagulat ng ginang. Hayop ko, isusumbong kita sa anak ko. At kakasuhan kita, ika ng ginang. Gawin mo, puro kayo dada. Kulang naman kayo sa gawa. Mga impakta, sigaw ni Maxine at nilingon din si Veronica. At ikaw, kung ano man ang mga plano nyo laban sa akin, siguraduhin nyong mananalo kayo ha, ika ni Maxine sa dalawa. Sakto naman na may dumating na sasakyan at alam ni Maxine na si Dave na iyon. So, may date pa kami ng asawa ko at anak nyo. Sabay lingon kay Doña Lara. Nanilalandi mo. Sabay lingon kay Veronica saka umalis. Pumasok na lang si Maxine sa loob ng kotse nito. Ano pa nga ba ang aasahan niya? Ang ipagbukas siya ng pintuan? In her dreams, nagagawin iyon ni Dave. Sa sobrang traffic, kaya pahinto-hinto sina Dave. Busy naman si Maxine na nakatingin sa labas ng bintana
nang biglang nahagip nito ang ama sa loob ng sasakyan na mismong katabi nila at kasama ang mga bodyguard dito. Shit, naibulas last ni Maxine na kinalingon naman ni Dave. What? Tanong ni Dave sa kanya. Nothing sir. At binaling nito ang paningin sa kabilang daan para hindi siya malata. Buti na lang, tented ang sasakyan ni Dave at di siya nakita ng ama nito. Pero si Dave, kilala niya ang Ginoo. Do you know him? Tanong ni Dave dito. Ha? Sino? Kunwaring tanong ni Maxine kay Dave. There in your side, inside the car. At palipat-lipat ng tingin si Dave kay Maxine at sa ama nito. Pansin niya na tila may pagkakahuwig ang dalawa. No, I don't know him. Do you know him? Balik na tanong ni Maxine. Yeah. He is Mr. De La Vega. Isa sa mga negosyanteng hinahabol ng lahat sa pagiging successful nito sa larangan ng negosyo. At isa sa hinahabol ko, saad ni Dave. Ganun po ba sir? Bakit nyo naman siya hinahabol? Tanong ni Maxine ngunit umusad na ang kanilang sinasakyan. I want to share his other properties but ang gusto ko ay ang sa kanyang anak. Pero wala daw ang kanyang nag-iisang anak dahil nasa bakasyon nito. Ika ni Dave, ganun pala ang pinalabas ng aking ama na nagbabakasyon lang ako. Sa isip ni Maxine, ganun po ba sir? Hindi ko siya kilala eh. Sagot na lang ni Maxine. I know, hindi mo siya kilala dahil di ka naman nakakatungtong sa mga ganyang trabaho. Di ba taga-kuskus ka lang? Pangiinsulto ulit ni Dave. Pero wait, may pagkakahuwig kayo. Saad ni Dave? Sir, huwag mo akong malitin masyado. Oo, taga-kuskus ako na mga papers as a attorney. Pabulong na sagot ni Maxine. What did you say, Max? Ani ni Dave dahil tila may narinig ito. I said, taga-kuskus ako sa loob ng bahay noon ng attorney, sir. Palusot nito, nakarating din sila sa isang sikat at mamahaling restaurant kung saan sila magdi-dinner na mag-asawa. Agad namang bumaba si Dave at pinagbuksan ito ng pintuan. Ang impacto? Napaka-gentleman ngayon ah, sa isip ni Maxine. Thanks sir, pasasalamat ni Maxine kay Dave at minigyan pa niya ito ng pinakamatamis na ngiti niya. Welcome, sagot naman ni Dave na may hinaw na ang boses. Bago pa sila pumasok sa loob, ay pinasadahan muna ng binata si Maxine. Perfect sa isip niya, kung hindi lang sana ito isang katulong, baka ngayon sila na sa isip ni Dave. Sir, pangit ba ako o ang suot ko? Makatingin ka daig mo pa ang manyakis, ani ni Maxine. Max, starting from now, don't call me sir, okay? Ani ni Dave. Ano naman ay tatawag ko sa'yo? Impacto? Ani ni Maxine pero mahinang bigkas ang huling sinabi nito. Pero dinig pa rin ni Dave. Call me whatever you want, but not sir, okay? And not impacto. Nakangiti pa rin saad nito kay Maxine. Okay, my lovely fake hubby. Ika ni Maxine dahil yun ang akala niya na fake ang kasal nito sa binata. Gustong gusto naman ni Dave ang pagtawag ng ganun sa kanya ng dalaga. Ngayon lang niya ito naramdaman kahit magkaiba naman ang agwat nila sa buhay. Bagay na hindi niya nadama kay Veronica. Okay, let's go honey. Sagot ni Dave na kilapad din ang ngiti at sabay hawak sa bewang ng dalaga at pumasok na sila sa loob. Ngiting-ngiti naman ang mga nakakasalubong nila. Bagay na bagay sila. Ika ng isang babae na nagpakyut pa. Kitang-kita naman ni Maxine kung paano kiligin ang babae kaya pinawit na din niya ang kamay sa bewang na binata at sabay na silang naglakad. Ano kaya ang sunod na mangyari? Abangan sa susunod na bahagi ng ating kwento. Ano na namang drama ito? Bahala na. Sakyan ko na lang sa isip ni Maxine. Sana ganito na lang tayo lagi. Sana balang araw, matanggap din kita. Basta maputunayan ko lang na hindi pera ang habol mo sa akin. Sa isip naman ni Dave, naghiwalay lang ang dalawa nang nasa mesa na sila at sabay tingin sa mga menu na andoon para mag-order. What's your order? Tanong ni Dave dito. Vegetable salad with fresh tuna toppings and fresh mango juice, sagot ni Maxine. Sa isip naman ni Dave parang kay disente nitong pumili ng pagkain dahil ang pag-aakala niya ay madami itong orderin at walang alam sa mga menu na andoon. Are you sure that's only? Don't worry, treat ko, sabi ni Dave. Yes, only that.
I'm on diet, nakangiting sagot ni Maxine dito. Ah okay, as you want, sabay tawag sa waiter para sabihin ang order nila. Habang naghihintay sila ng pagkain, ay may dalawang lalaki sa tapat nila na kumakain na panay naman ang pagpapakyut kay Maxine. At nginitian naman ni Maxine. Kitang-kita naman iyon ni Dave kaya inatake yata ang puso niya sa sobrang selos. Nilingon naman ni Dave ang dalawang lalaki na panay ang tingin kay Maxine at tumayo ito at tumabi ng upo kay Maxine. Sabay akbay nito at bumulong. May asawa ka na honey kaya huwag ka na magpakyut pa dyan. Ani ni Dave na kinakiligan naman ni Maxine. Dahil nagsiselos ang impakto. Bakit habi pek? Nagsiselos ka? Nakangiting tanong naman ni Maxine. Yes, because you're mine. And no one can take you away from me. Seryosong sagot ni Dave ito. Di ba nga laro lang ito at saka malay ko natin. Pek pala ang kasal na iyon. Sagot ni Maxine dahil gusto niyang siguraduhin kung ano ba talaga ang lahat. What if our marriage is not fake? What are you going to do if it is real? Seryoso pa rin tura ni Dave sa dalaga na bigla naman si Maxine sa sinabi ng binata. Kung hindi nga fake ang kasal nila, it means hindi na siya single at she's real Mrs. Zamora. Ano na lang kaya ang mukhang iharap niya sa magulang kung nalaman nila na kasal na siya dahil yun ang dahilan ng kanyang paglayas. Ang maikasal sa taong hindi niya kilala sa tanang buhay niya. At least kung si Dave man, kilala na niya ang binata sa isip ni Maxine. Di ba nga hindi ba't hindi ka pumapatol sa gaya ko? Naisagot na lang ni Maxine. Sakto naman na dumating na ang kanilang order kaya di na nasagot ni Dave ang tanong ng dalaga at kumain na lang sila. Panay naman ang sulyap ni Dave kay Maxine habang kumakain. Sa isip niya, hindi siya mapapaya kung ito ang kasama niya. Dahil kahit sa pagkain at kilos nito, ang perfect sa isip niya. Bakit habi fake? May dumi ba ang mukha ko? Tanong nito sa binata. Dahil halos, hindi na nito nagalaw ang pagkain at sa kanya na lang ito nakatingin. Nan, I'm just happy to say the way you eat. Nakangiting sagot ni Dave. Ah, I see. Okay, sagot ni Maxine dito. Matapos silang kumain, ay binayaran na ni Dave ang bill nila at lumabas patungo sa sasakyan. Honey, it's too early to go home. Gusto mo bang dumaan muna sa bar? Umiinom ka ba? Tanong ni Dave. Ako pa, iyan ang isa sa mga hobbies ko. Sa isip ni Maxine. Ah, yes, I am but not too much and hard. Sagot ni Maxine. Okay, good. Then we go. Sagot ni Dave at tinungo na nila ang naturang bar. Kung saan ito naglalaki kasama ang barkada nila. Sa isip naman ni Maxine, sana walang nakakakilala sa kanya sa kanilang pupuntahan para hindi siya matiklo dahil di pa ito ang tamang panahon. Agad naman silang nakarating sa naturang bar at minsan na rin siyang nakarating doon kasama ang barkada. We're here, ani ni Dave at dali-dali itong bumababa para pabuksan ulit ang kanyang asawa. Thanks, nakangiting tura ni Maxine dito at inaakay na siya ni Dave papasok. Umupo sila sa pangdalawang mesa at nag-order na sila ng maiinom. Kwentuhan dito, kwentuhan doon ang kanilang ginawa kahit di sila magkarinigan minsan dahil sa lakas ng tugtog mula sa dance floor. Samantala, sa kabilang banda naman, Asan na kayong mga leche? Anong oras na? Ika ni Veronica. Dahil kanina pa ito naghihintay na dumating ang dalawa. Samantala, pang ladies drink lang ang iniinom ni Maxine. Light lang kaya hindi siya agad natatamaan. Samantalang si Dave, panay ang tunga nito. Baka malasing ka na niyan. Pag-aal lang tanong ni Maxine kay Dave. Tinititigan lang siya ni Dave. Pinag-aralan lahat sa kanya. Nope, sanay na ako dito. Don't worry. Sagot ni Dave dito. Okay, sabi mo eh. Sagot naman ni Maxine. Natitig na titig kay Dave. Ang maingay na tugtog ay napalitan ng malamyos na tugtugin na kay sarap pakinggan. Can I dance my wife? Sabay lahad ng kamay kay Maxine. Tiningnan naman ni Maxine ang binata na parang nakikuusap ito na umuo at pag nagkataon, magkadikit na talaga ang mga katawan nila. Ngumiti naman si Maxine sa binata at sabay abot ng kamay nito. Yes, sure. Sagot naman ni Maxine sa asawa at niyaya na siya ni Dave sa gitna ng sayawan. Hindi naman alam ni Maxine kung saan siya kakapit dahil naiilang ito lalo pat si Dave ang kasayaw niya. Hindi tulad ng dati na mga kaibigan lang niya.
Payakap naman ang ginawa ni Dave sa kanya kaya dikit na dikit ang kanilang katawan na kahit hulugan pa ng karayom sa gitna tiyak di ito makakadaan sa sobrang dikit nila. "You feel nervous, my lovely wife?" Ika ni Dave na sobrang lapit ng mukha nito sa mukha ng dalaga. Tila hindi naman makagalaw si Maxine sa kanilang ayos. Hindi niya alam ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Sigurado siya, mahal na niya ang lalaki pero paano? Of course not, palusot nito pero aaminin man niya, hindi lang yun ang nararamdaman niya. Gusto din sana niyang yakapin ang binata pero naunahan na siya ng hiya. Really? Kinuha naman ni Dave ang mga kamay ni Maxine at nilagay ito sa batok niya. Ramdam na ramdam nila ang bawat tibok ng kanilang puso at titig na titig sa bawat isa. Unti-unti namang nilalapit ni Dave ang mukha nito sa dalaga. Napapikit naman si Maxine at hinintay kung ano ang susunod na gawin ni Dave. Dahil sa nakainom na din ang binata ay walang pagdadalawang isip na hinalikan nito si Maxine. Sa una, hindi pa tumututol si Maxine pero nagtagal ay napakahapit na din siya na mahigpit sa batok ng lalaki at tinugon ang matamis na halik ng asawa. Wala silang pakialam sa kanilang paligid sa mga oras na iyon. Madilim at maliliit lamang na ilaw ang nagsisilbing liwanag sa paligid na halos lahat ng sumasayaw at ganoon din ang ayos. Sabayan pa ng sweet music at sarap pakinggan habang sinasayaw nila ang tugtuging "Just tell me you love me." Sana hindi na matapos ang sandaling iyon sa isip nilang dalawa habang nakadampi pa rin ang kanilang mga labi. Napahinto lamang sila nang matapos na ang tugtog pero wala pa rin nagbago sa kaswitan ni Dave na inaakay si Maxine papunta sa kanilang mesa. Ilapad naman ang ngiti ni Maxine. May ganoon din palang kaswitan ang fake na asawa pero lingid naman sa kaalaman ni Maxine na ang tunay nitong pangalan ang pinag-register ng kaibigan sa kanilang marriage contract. Kaya tunay ang kasal nila. Wala naman ding pakialam si Dave sa marriage contract nila. Kaya wala din itong alam. "Did you enjoy?" tanong ni Dave kay Maxine. "Yes." "Thanks ha," sagot naman ito at niyaya na nito ang lalaki na umuwi na kasi masyado ng gabi. Pagdating nila sa bahay, sabay na silang pumasok sa kwarto nila. Pagkatapos nilang nag-shower, ay nag-business lang parehas. Naisip naman ni Dave ang isang necklace na binili nito na dapat kay Veronica pero mas gusto pa niyang ibigay kay Maxine kaysa kay Veronica. Kinuha niya ito at sinuot sa asawa na may nakalagay na letter D na sign of Dave upang hindi makakalimutan ni Veronica. Pero kay Maxine niya ito sinuot. "Ano ito?" ika ni Maxine nang sinuot ni Dave sa kanya. "For you honey, happy Valentine's," sabi halik sa noon ni Maxine. At napagpasya na nilang matulog. "Sana ako matutulog?" tanong ni Maxine. "Diyan sa tabi ko," sagot ni Dave. "Ano, tabi tayo, di ba? Sabi mo hindi tayo magkatabi sa pagtulog?" tanong ni Maxine kay Dave. "Nagbago ng isip ko, honey. Don't worry, hindi kita gagapangin." Sabay kindat kay Maxine na kinapula ng kanyang magkabilang pisngi. "Oh my gosh, ikaw talaga Maxine kung ano-anong iniisip mo." Suway niya sa sarili. "Eh anong pakialam mo? Advance utak ko, gumalaw eh," sagot naman ang isang isip niya. Sure ka dyan, happy fake ha? Baka mamaya gapangin mo ako eh. Sasampalin kita ng kaso," ika ni Maxine. "Sure, hindi kita gagapangin basta huwag mo akong aakitin. Saka ano naman ang isasampang mong kaso, Aber?" tanong naman ni Dave. Kunwaring nag-isip naman si Maxine. Child abuse. Hihi. Sagot naman ni Maxine at humiga na sa pinakagilid ng kama. "Sa laki mong yan, child abuse ang isasampa mo sa akin. Baka ikaw ang sampahan ko." Ika naman ni Dave na nakangiti. "Oh? At ano naman ang isasampa mo, Aber?" tanong naman ni Maxine. "Bungangera," sagot ni Dave na natatawa sa sinabi. "Hahaha, happy pig, may ganun ba na kaso?" tanong ni Maxine. "Oo, para lang sa'yo yung kaso na yon. Dahil lahat ng bagay, may sagot ka pati sila mama at Veronica. Hindi mo pinapalagpas," ika ni Dave. "Weh, hindi nga," sagot ni Maxine. "Matulog na nga tayo, ang kulit mo kasi honey. Bukas, wala akong pasok, gusto kong mag-jogging tayo ha," ani ni Dave sa dalaga. "Okay my lovely happy pig," nakangiting sagot ni Maxine. Sabay kuha ng mga unan at nilagay sa pagitan nila ng asawa. Natatawa naman si Dave sa ginawa ng misis.
Bakit may maunan dyan? Alam ko namang ikaw din lang magtatanggal niyan mamaya. Look, tomorrow morning, nakiyakap ka na sa akin. Sabay kindat kay Maxine na kinapula ng mukha nito. In your dream, impacto. Sabay talukbong ng kumot para matulog dahil excited siya bukas sa kanilang pagja-jogging. Good night, may diwata. Ika ni Dave na halos ikinatalon-talon ng puso ni Maxine. Ang buong akala niya ay siya ang nauna gumising sa kanilang dalawa ni Dave. Kanina pagising ang binata. Sobrang higpit naman ang pagkakayakap ni Maxine sa kanya kaya kung kaya't hinayaan na lang niya muna ito ng binata at kinunan pa ng picture. Bilang patunay, nayakap-yakap nila ang isa't isa. Dali-dali naman ang pag-alis ni Maxine sa mga braso niya sa katawan ng lalaki. Pero mas humigpit naman ang pagyakap ng lalaki sa kanya na kunwaring tulog. Abby Peck, wake up na. Time to fix ourselves for jogging. Sampay-sampal na mahina sa gwapong mukha ng asawa. Hahaha, sabi ko na nga bang ikaw din ang yayakap sa akin. Hahaha, may palagay-lagay ka pa ng una na nakangiting saad ni Dave. Hoy impacto, hindi ako ikaw nga itong nakiyakap sa akin oh. Sabi ni Maxine, huwag ka na magpalusot pa, my lovely real wife. Dahil may ebidensya ko, talo ka na sa korte pagsakali. Ika ni Dave sabay taas ng tablet at pinakita kay Maxine na ikinasimangot naman ito dahil napahiya siya sa lalaki. Set up yan eh, alabong na baro. Ani ni Maxine, inalis agad ni Maxine ang kanyang katawan sa tabi ni Dave para pumunta na sa banyo at makapag-ayos na ng sarili para sa jogging nila ng asawa. Pagkatapos naman ni Maxine ay lumabas na ito. Si Dave naman ang pumalit sa banyo. Pinili naman ni Maxine ang maiksing sport shorts at white t-shirt. Nalitaw talaga ang kagandahan ng katawan nito. Sa kanya tinali pataas ang curly hair niya. Sa kanya pinaghanda ng susuotin si Dave at bumababa siya na kilapad ng ngiti. So, gising na pala ang alat daw niya? Parinig ni Veronica kay Maxine. Oh, huwag ka na magparinig pa dahil alam kong ako ang pinagsasabihan mo. Ani ni Maxine na nakangiti pa rin. Talaga bang makapal na masyado yung mukha mo para idikit ang mabaho mong pagkatao sa mahal ko? Ani ni Veronica. Ew, ako dumikit o ikaw? Look, ako ang pinakasalan at hindi ikaw. Dapat nga lumayas ka na dito eh. Ika ni Maxine at umupo pa ito sa harapan ni Veronica sa sala. Para hintayin si Dave, siya namang paglapit ni Doña Lara sa kanila. At bakit dyan ka nakaupo ang paslupa? Bungad agad nito kay Maxine. Hi, good morning mama, sagot ni Maxine at nang insulto pa. Anong maganda sa umaga ko, kumukha mo pa lang, sira na ang araw ko, ika ng Doña. Oh, ako talaga? Napakatalas ng dila mo. Kahit anong toothbrush mo, mabaho pa rin kasing amoy ng anidoro. Yan ang sumira ng kapaligiran ko. Kampanting sagot ni Maxine na ikinainis lalo ng Doña. Wala kang karapatang insultuhin ako ng ganyan ng paslupa. Dahil ikaw dapat ang pinagsasabihan niyan, hindi ako. Ika nang ginang kay Maxine. Oh, talaga ako? Hindi ba't ikaw dahil pati budi mo nakasangla na sa imperno? Buy one take one pa ito. Banat ulit ni Maxine. Sino ba ang pinagmamalaki mo ha? At ang tapang mo naman ata na sagut-sagutin kami ng ganyan. Ika ni Veronica kay Maxine. Pinagmamalaki? Wala, as in wala. Dahil wala sa kasulatan na lahat ng mahihirap ay pwede niyong yukaran. Dahil lahat kami ay may karapatan, tandaan niyo yan. Sabay tingin sa dalawa. Ang mga mahihirap na gaya niyo dapat di iginagalang. Ika ni Veronica. Kung ang mahihirap na gaya ko ay kasing linis naman ng tubig sa puso na hindi tulad niyong tubig sa imburnal na umaalingasaw sa baho. Ang hindi dapat igalang dahil wala kayong karapatang manatili sa mundo. Mga wala kayong pinagkaiba sa mga amo sa ibang bansa na halos karamihan mga sakim, mapanglait. Hindi na kayo nahiya sa mga sarili ninyo. Ang tataas nyo, tandaan nyo, lupa pa rin ang inaapakan nyo at lupa din ang libingan nyo. Hindi man ngayon, bukas, makalawa, unti-unti na kayong inuuod. Galit na sabi ni Maxine na kinatahimik ng dalawa. Pero hindi pa rin nadadala ang dalawa. Ang gaspang ng dila mo. Bakit ikaw? San ka nakapaka? Sagot ni Veronica. Sa hangin. Dahil ganyan ako kagaan sa harapan. At kaya akong buhati ng hangin dahil sa malinis ang aking mga hangarin. Hindi tulad yung pera at katanyagan lang ang iniisip. Oo,
Kayo ang meron ngayon. Bilog ang mundo, ani ni Maxine. Sasagot pa sana ang dalawa nang nakita nilang pababa na si Dave at ready na ito. Ready honey, ani ni Dave na walang alam sa mga nangyayari sa paligid. Wait, saan kayo pupunta? Paarburoto na tanong ni Veronica kay Dave. Magjijaging kami ng asawa ko. Seryosong sagot ni Dave kay Veronica. What? Bakit hindi mo sinabi? Sasama ako, ani ni Veronica. Diba buntis ka? Paano ka magjajaging? Baka malaglag ang hangin sa loob. Ika ni Maxine na pang-iinis. Oo tama si Max. Baka nakakasama sa pinagbubuntis mo. Sagot naman ni Dave at diin pa ang huling sinabi nito. Natameme naman si Veronica sa sinabi. Paano nga ba siya mabubuntis e wala naman talagang laman ang tiyan niya. So let's go my lovely hubby. Ika ni Maxine at sabay tingin kay Doña Lara. Umalis ang dalawa na masaya. Sa park sila ng village nagjogging. Masaya silang dalawa na parang walang kinakaharap na problema. My lovely white, saan mga parents mo? Gusto ko silang makilala. Ika ni Dave habang nakaupo sila sa damuhan para magpahinga. Hindi naman alam ni Maxine kung ano na naman kasinungalingan ang bubuuin niya. Ah, may hubby pig. Malayo sila eh. Saka galit sila sa akin kaya hindi kami nakikita. Matagal na. Ika ni Maxine. Ah, ganun ba? Okay, sabi mo eh. Sagot naman ni Dave at simula na naman silang nagjogging para umuwi na. Nakarating sila agad dahil walang traffic. Oh, andito na pala sila. Ika ni Doña Lara sa mama ni Veronica. Nakita naman ni Maxine na may mga kasama itong mga pulis. Ano naman kayang laban ito sa isip ni Maxine? Iho, mag-usap tayo. Sarap pa ng mga pulis dahil may dapat kang pirmahan at pananagutan kay Veronica. Ika ng ginang na kinagulat naman ni Dave at Maxine. What? Kung buntis siya, pwes ako ang bahala sa bata at wala nang dapat pang pirmahan. Ika ni Dave. Dapat iho. Nasasaad na kasali din siya na magmamana sa ari-arian mo. Ika ni Vivian, ang ina ni Veronica. Oops! Di pa na ilalabas ang bata, ari-arian agad? Ano ito, setup? You don't have any right to do that, Mrs. Chan. I'm a legal wife of Dave, kaya mas may karapatan ako kaysa sa inyo. Ika ni Maxine. Hindi ikaw ang kinakausap ko kaya tumahimik ka ang paslupa. Pwede ba, tita? Huwag na huwag niyong insultuhin ang asawa ko. Kung ayaw niyong, pagbuwalan ko kayong makatungtong sa pamamahay ko. Ika ni Dave dito. So, narinig ninyo na mismo sa asawa ko na huwag niyo akong apihin or else sa labas ng gate ang matutuluyan niyo. Ika ni Maxine dito. But Dave, I'm pregnant and Max is not. Sa akin ka may pananagutan. Hindi ako papayag na gantuhin mo ako. Nakuha mo ang lahat sa akin tapos siya ang pinili mo? Iyak ni Veronica. Don't cry impacta dahil hindi mo bagay. So what if sabihin kong buntis din ako? May magagawa ka pa ba? Linta, tanong ni Maxine na kinagulat nilang lahat. Hulihin ninyo ang hapaslupa na yan. Utos ni Doña Lara sa mga pulis. Oops! Don't ever 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 touch my shiny skin. Or else kayo ang hawak sa malamig at mabahong rehas. At tinitiya kong tanggal ang uniforme ninyo. Ika ni Maxine sa mga ito. Pwede na kayong umalis mga sir. Utos ni Dave sa mga pulis. At agad naman na tumalima ang mga ito. Pero di pa tayo tapos mag-usap, ika ni Vivian. Walang dapat na pag-usapan. Kung gusto nyo ng pirmahan, lawyer dapat ang kinuha ninyo, hindi pulis. For what? Para takutin kami? Diyan kayo nagkakamali, ika ni Maxine. Tumahimik ka dahil wala kang alam sa mga ganitong usapan, ika ng ina ni Dave. Oh, talaga? Bakit ikaw may alam ka ba ha? Singhal ni Maxine. Dave, kung hindi mo siya papaalisin sa pamahay nito, ako ang aalis, pananakot ng ina ni Dave. At kung ano pa ang sunod na mangyayari, ay abangan yun sa susunod na bahagi ng ating kwento. Naghihintay naman ng kasagutan si Maxine at ang lahat kung ano ang isasagot ng binata sa ina. Ma, kung gusto niyong magkasundo tayo, huwag na huwag niyo akong pangunahan sa mga desisyon ko. Asawa ko si Max, kasal kami kaya mananatili siya sa bahay ko. Di inasabi ni Dave, halos pumayagpag naman ang tenga ni Maxine sa narinig mula sa asawa na ipinagtatanggol siya nito. Nauna na si Dave na umakyat sa taas para makapaglinis na ng katawan dahil pawisan at pagod siya sa jogging nila ni Maxine. So,
Narinig niyo naman siguro sa anak niyo at ikaw na Linta at ikaw na mukhang pera, inisa-isa talaga ni Maxine ang tatlong donya. Pag may mangyaring masama sa dinadala ng anak ko, pagbabayaran mong lahat ng ito. Maninila ko ng buhay sa mga pamilya mo. Banta ni Donya Bibian kay Maxine. Talaga? Okay, I will wait that time. At yun ay, kung darating pa nga ang araw na yon, sagot ng nakangiting si Maxine. O siya nga pala, kung naglilihi ka, ako na lang paglian mo ha, para sure may laman ang utak ng anak mo at hindi puro hangin. Nagayan yung tatlo, sabay iwan naman ito at umakyat na din si Maxine sa kanilang kwarto. Nadatnan niya ang bihis na si Dave at mukhang may lakad dito. Aalis lang ako, kailangan kong kausapin ang isa sa mga kaibigan ko. Paalam ni Dave kay Maxine. Okay, ingat ka, happy pay ka. Nakangiting sagot ni Maxine dito at lumabas na si Dave. Pagkatapos namang naligo at magbihis ni Maxine, ay bumaba na ito para kumain. Nadatnan niya ang tatlo sa pagkainan, kaya naupo din ito at pinagsilbihan din ni Aling Dida. Di ka dapat dito kumakain. Doon ka, dapat sa mga kainan ng mga aso, dahil doon ka nararapat. Ika ng ina ni Dave. Wow ha, ang kapal din naman ng mukha niyo para pagsabihan ako ng ganyan. Kayo ang sampi dito at hindi ako, kaya kung gusto niyong manatili dito, ay magdahan-dahan kayo sa mga pananalita niyo dahil hindi niyo ako kilala. Matapang na sabi ni Maxine at kumain na ito. Ganyan ang mapatay guto mo lang modo. Kahit sa harap ng pagkain, sumasagot ika ng mama ni Veronica. Kung di pa kayo titigil, sa labas ng gate kayo babagsak, kampanting sagot ni Maxine sa mayto. Nawalan na ako ng gana, ipakain mo lahat sa ampas lupa ang lahat ng iyan. At tumayo na din silang tatlo at naiwan si Maxine sa mensa. Aling Dida, pagkatapos ko po kumain, balutin niyo lahat ang tira ha, huwag kayong magtira kahit ano. At ipamigay niyo po sa labas, utos ni Maxine sa malakas na tinig. Dinig naman ng tatlo ang sinabi ni Maxine dahil alam niyang gutom ang tatlo at dapat lang na hindi ito tira na makain. Pagkatapos kumain ni Maxine at nagpa siya itong pumunta sa Ardin kung saan inayos ng isa sa mga kasambay doon ang mga bulaklak na lagi niyang dinadalaw. Ma'am Max, pangos na lapit ni Aling Dida dito. Aling Dida, bakit ganyan ang itsura mo? Daig mo pa ang inahabol ng 10 rabbit. Pagbibiro ni Maxine. Si Sir, bakit ano nangyari kay Dave? Tanong agad nito. Na-disgrasya po, tumawag ang mga pulis, nasa ospital po siya ngayon. Sagot ng matanda kay Maxine na kinagulat naman ito. Po, saang ospital? Manong, give me any key of Dave's car. Pastor, utos ni Maxine at sinunod naman ito ng matanda. At saan ka pupunta at may bala ka pang nakawin ang sasakyan ng anak ko? Bakit ang paslupa? Alam mo bang magmaneho ha? Tanong ni Donya Lara. Wala akong panahon sa'yo. Manong, open the gate. At mabilis na pinatakbo nito ang kotse. Nakarating agad si Maxine sa St. Luke kung saan dinala si Dave. Bakit? Saan pupunta ang paslupa na yon, Aling Dida? Tanong ni Donya Lara. Sa ospital po ma'am. Si Sir Dave na aksidente po. Sagot nito. Ano? Sabay ng tatlong impakta. Saan? Bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Tanong ni Donya Lara. Di ka naman nagtatanong. Sagot nito. Sinasagot mo na ako ngayon, Dida? May karapatan eh, sagot ulit nito. Kung ayaw mong mapalayas, umayos ka. Saang ospital naroon si Dave? Tanong nito. Sa St. Luke Impacta ay down niya pala. Ika ni Aling Dida at agad na itong umalis sa harapan ng mga impacta. Agad namang narating ni Maxine ang ospital sa sobrang bilis ng takbo nito. Nakashirt lang ito at nakaslippers dahil wala na siyang time pa para magbihis sa sobrang pag-aalala sa asawa. Nurse, saang room ang pasyente na sinugod lang kanina? Tanong ni Maxine sa information. Wait ma'am, check ko lang po. Ano po nga ang name ng pasyente? Magalang na tanong babae. Dave Zamora. Sagot nito. Dave Zamora. Yes. Siya yung dinala ng mga pulis kanina. Opo, siya ngayon. Ika ni Maxine. Okay ma'am. Based sa info na nakuha ng mga pulis sa gamit niya, kaya alam namin na nasa ER po siya ngayon dahil may tama po ang ulo niya. Sagot ng nurse. Ano? My God. Na isa tinig ni Maxine. Baka magka-amnesia ang lalaki sa nangyari kaya nag-aalala ito. Nakaupo sa gilid ng ER si Maxine nang may nakakita sa kanya. Maxine? Tanong na lalaki sa kanyang harapan. Harold, sabay yakap sa lalaki. What are you doing here? Tanong nito kay Maxine nang kumalas na ito. Please help me gawin yung lahat na maging okay lang asawa ko. Sabi ni Maxine kaya naguguluhan naman ang lalaki sa sinabi nito.
Si Harold ay best friend ni Maxine. Kaya lang nag-take si Maxine ng law nang matapos ito sa kursong nurse. Si Harold naman ay isang surgeon na ngayon. Ano, asawa? Kailan pa? Saan siya? Sunod-sunod na tanong nito kay Maxine. Nasa loob siya ng ER. Please help me. Saka ko na ipaliwanag ang lahat. And please, walang makakaalam na andito ako. Please lang, pagmamakaawan to sa lalaki. Okay, don't worry. Calm down first, sagot nito. Matapos ang ilang oras ay lumabas na ang mga doktor na sumuri kay Dave at nagtanggal ng mga bubog sa katawan nito. Kasama na nito si Harold at siya na ang nagpaliwanag kay Maxine. Pinaliwanag naman ni Maxine ang lahat sa kaibigan kung ano siya kaya naisa na din ito sa mga plano niya. He's out of danger now. Ililipat pa siya mamaya sa private room. Ika ni Harold at umalis na ito dahil may mga pasyente pa itong puntahan. How's my son? Sugod ng tatlong impakta sa ospital at nakita agad ito ni Maxine. Hintayin na lang natin siyang maipasok sa private room. Kaya pwede na kayong umuwi, sagot ni Maxine. May karapatan ako sa anak ko, sagot ni Lara. Ina ka nga niya pero kahit kailan ba, nagmalasakit ka sa kanya. Di ba nga wala na siyang tiwala sa'yo? Ika ni Maxine. Di mo alam ang pinagsasabi mo kaya tumahimik ka, sagot naman ito. Di ko alam na lugmo ka na sa utang at tanging si Dave na lang ang iyong kakapitan para mabayaran mo ito. Nakangiting sagot ni Maxine. Nabigla naman ang daw niya sa sinabi ni Maxine. Paano niya ito nalaman? Nagpa-imbestiga ba ang dalaga? Ang kapal na mukha mong paymasukan ng buhay ko, sagot nito at akmang sampalin si Maxine. Subukan mo at malalaman ng anak mo ang lahat ng ito, sagot ni Maxine kaya nabitin sa ere ang kamay nito at inis na umalis kasama ang dalawang impaktang mukhang pera. Tinawagan ni Maxine si Aling Dita na magdala ng gamit nila ni Dave at agad naman itong pumunta sa ospital kaya nakapagbihis na din ito at nailipat na din si Dave sa private room nito at si Maxine ang bantay nito. Nakabenda ang ulo nito at may mga galos din sa braso. May nakabunggu daw itong kotse kanina. Dalawang magsyota na nag-aaway kaya hindi na control ang manibela kaya nabunggu nila si Dave. Lunes, busy na naman si Lynn sa mga papers na kailangan ni Dave dahil may importanteng meeting ito mamaya. Pero wala pang amo kaya tinawagan na niya ito. Nakita naman ni Maxine na may tumatawag kaya sinagot na niya ito. Hello? Sagot ni Maxine. Hello ma'am, can I speak to Sir Dave? I'm Rina, his personal secretary. Magalang na sagot nito kay Maxine. Oh sorry, Dave is in hospital right now. Na-aksidente siya kahapon. I'm his wife, sagot naman ni Maxine. Wife? Ma'am Veronica? No, I'm not Veronica. I'm Max. May importante ka bang kailangan sa kanya? Tanong ni Maxine. Yes ma'am, very important. May meeting siya sa isang branch ng mga De La Vegas, which is pagmamayari ng anak ni Mr. De La Vega. Okay, ako na ang bahala. Can you send all the papers in De La Vega company right now? Please? Pakiusap ni Maxine. Okay, sure ma'am. I will. Sagot nito at pinatay na ang linya. Agad namang tinawagan ni Maxine yung aling branch na pagmamayari nito ang kausap ni Dave at nalaman siya agad. Ma'am Maxine, ikaw po ba ito? Tanong ng katiwala din niya. Yes. Ako nga, somebody send papers now. Can you receive it? And meet me here in St. Luke and I will sign it, utos ni Maxine sa babae. Okay sure ma'am Maxine, I will, at pinatay na ang linya. Mahal na ni Maxine si Dave kaya hayaan niya na isa sa kanyang pagmamayari na hinahabol ng asawa ay ibibigay niya habang nakatitig ito sa mukha ng asawa na wala pang malay. Mahal kita, Happy Pig. Sana balang araw. Pag nalaman mo ang katotohanan, di mo ako kamuwian. May dahilan lang ako kaya ako nagawa ito. Sa isip ni Maxine, samantala, sa kabilang banda naman, sa mansyon naman galit na galit ang ina ni Dave kung paano nalaman ni Maxine ang tungkol sa utang niya at baka masabi nito sa anak, tiyak wala na siyang makukuha sa pinaghirapan niya na makakuha ng pera sa kumpanya. Ah, buisit ka Max! Sigaw nito at galit na galit. Sa sobrang galit ni Doña Lara ay pinaghagis nito ang mga gamit. Hindi niya tanggap na maisan siya ng isang hampas lupa lamang. Samantala, nanonood naman si Maxine ng TV habang nakaupo sa sopa. Palipat-lipat ang tingin nito sa TV at kay Dave na di pa rin gising at naawa siya sa kalagayan nito. Tinawagan ulit ni Maxine ang kanyang katiwala kung nakuha na nito ang mga papers na dapat niyang pirmahan. Yes ma'am Maxine, I'm on my way to St. Luke.
Maybe in 15 minutes, I will be there. Sagot naman ni Maricel kay Maxine. Okay, I will meet you in the canteen. Sagot ni Maxine at pinatay na nito ang linya. Samantala sa kabilang banda naman, dapat makapasok ako sa kwarto nila at makahanap ng kung anong pwedeng kong gamitin laban sa kanila. Ika ni Veronica na ang tinutukoy nito ay ang kwarto nila Dave at Maxine. Napaisip naman si Maxine habang naghihintay. Naalala nito na may naiwan siyang mga importanteng gamit sa bahay ng asawa, kaya agad niyang tinawagan si Aling Dida. Napatawag ka, Iya. May kailangan ka ba? Manang, ilak mo ang pinto ng room namin, please. Ngayon din, Manang, at itago mo ang susi ng room namin. Just put inside your pocket always and don't ever give to them. You know what I mean, okay? Please, and maybe I will be there tomorrow to get the key. Habili ni Maxine kay Aling Dida at umakyat na ang matanda para ilak ito. Buti na lang, walang nakakita sa matanda kundi kawawa ito dahil wala doon si Maxine. Ma'am Maxine, are you okay? Tanong agad ni Maricel sa among dalaga. Yes, I'm okay. Please don't tell to dad or to anyone that we meet and I sign these papers and please get a copy of this then just put it in a safe drawer. Marami pang binilin si Maxine sa katiwala bago niya pinirmahan ang mga dokumento. Gusto niya kasi pagising ni Dave ay ito ang isurpresa niya sa asawa. Okay ma'am, don't worry, you can trust me. Nakangiting sagot ni Maricel sa amo at nagpaalam na din si Maxine para balikan ang fake hobby niya. Baka hinahanap na siya. Nilapitan naman ni Maxine si Dave at sinuri nitong mabuti ang muka at galo sa katawan. Buti di ka natigok dahil kung nagkataon, byuda na ako agad ni hindi ko pa nakita at naramdaman ang pumunta sa ulap sa isip ni Maxine. Gabi na ngunit hindi pa rin gising si Dave, kaya humiga muna si Maxine sa supa katabi ng bed ni Dave. Tok tok! Dinig ni Maxine sa labas at agad naman niya itong binuksan. Nakita niya si Harold na may dalang pagkain. Alam nito na gutom na siya. Ikaw pala, pasok ka. Anyaya ni Maxine sa kaibigan. Ito para sa'yo, nangangayayat ka na. Baka masapak na kita, suwail ka talaga kahit kailan. Pagbibiro ni Harold dito. Kilala niya si Maxine na matapang at laban kong laban nito. Kaya kumuha ito ng law at agad naman itong naipasa ang bar. Hahaha, subukan mo, tuturukan kita ng pinakamalaking karayom. Yung pang-elepante. Hihi, sagot ni Maxine. Ganon eh kung sabihin ko kay Tito na nandito ang suwail nilang anak na may asawa na. Pabulong na sabi nito. Subukan mo, kakalimutan kong may kaibigan akong gwapo. Hahaha, sagot naman ni Maxine. Tigilan mo na nga ako, puro ka biro. Check ko lang asawa mo, baka di na magising, mabiyuda ka nang wala sa oras. Pabirong sagot naman ito. Ay, ikaw ang pahigain ko dyan kung di pa magising ang mister ko. Habang sinusuri naman ni Harold si Dave, ay busy naman si Maxine sa pag-aayos ng pagkain dahil gutom na din siya. Ano, kamusta nang lagay niya? Tanong ni Maxine matapos nito suriin. Sa nakikita ko, pagising niya, di ka na niya kilala. Sagot nito kay Maxine. Batok, gusto mo? Ano ka, albularyo at nakikita mo? Baliw. Ika ni Maxine. Hihihi. Kabado ka, no? Sagot ni Harold dito. Hindi, no? Pagsisinungaling nito pero sa loob-loob niya, baka magka-amnesia ito. Seriously speaking, he's okay now. Maybe later or tomorrow, magigising na siya. Minor damage lang naman ang tinamo niya kaya madali lang siyang makarecover. Paliwanag nito kay Maxine. Ganun ba? Thanks kung ganun. Sagot naman ni Maxine. Basta, when he wake up, just call me or any of the doctor here. Bili ni Harold dito. Okay, I will. Sagot ni Maxine. Okay then, I will go now. I have 3 patients to check. Paalam ni Harold. Okay, thanks for the food. Hope tomorrow again. Biro ni Maxine kay Harold. What do you want? Tanong ni Harold. Anything basta from you. Sagot ni Maxine. Okay, bye for now. Take care. At lumabas na ito sa silid. Kinabukasan, maagang gumising si Veronica at balak niyang pumasok sa kwarto ng binata. Pero nakita niyang nakalak ang pinto. Balak naman ni Doña Lara na pumunta sa opisina ni Dave at siya muna ang uupo doon hanggat hindi pagising ang kanyang anak. Gusto nito na siya munang mamahala. Samantala, tinawagan naman ni Maxine ang personal secretary na binata para sabihin na okay na ang papers. Yes ma'am, sagot agad ni Lynn.
Lynn called two guards and tell to them to stay in your sir's office door and don't let anybody to go inside, even his mother. Bili ni Maxine dito. Okay ma'am, masusunod po, sagot ni Lynn at agad na itong tumawag sa dalawang gwardya para magbantay sa labas ng pinto ng opisina ni Dave. Who closed this F door? Inis na tura ni Veronica. Pero alam na nito kung saan ang susi. Nasa matandang katulong kaya nakaisip na naman ito ng paraan kung ano ang gagawin para makuha lang ang susi. Binilin muna ni Maxine sa nurse si Dave dahil uuwi lang siya para kunin ang isang importante na gamit niya. At kunin din ang susi para sure na walang magagalaw sa mga gamit niya at gamit ni Dave na asawa ni Maxine. Naisip naman ni Veronica na painumin ng pampatulog ang matanda para makuha nito ang susi at iyon ay ilalagay niya sa juice. Nasa kusina na ito, inaayos ang baso para lagyan ng juice at gamot. Hindi naman niya namalayan na may paparating kaya agad na nagkubli si Maxine at kitang-kita niya ang paglagay ng gamot nito at hinayaan muna ni Maxine. Lumabas ito ng kusina at pinuntahan si Aling Dida na nag-aayos ng mga gamit sa minibar ni Dave. Aling Dida, inom po muna kayo ng juice oh. Alam kong nauuhaw ka. Alok na Veronica sa matanda. Himala, bumait ang impakta sa isip ni Aling Dida. Salamat ma'am. Para ba talaga sa akin ito? Sabay kuha sa baso at saktong tunggain niya ito. Pero biglang, Aling Dida! Malakas na sigaw ni Maxine. Kaya hindi niya ito na ituloy na inumin. Bakit nandito ka iya? May kailangan ka? Tanong nito. Oo manang, please pakikuha ako ng ilang damit ni Sir Dave mo at dalhin ko sa ospital. Utos ni Maxine at agad namang umalis ang matanda at iniwan nito ang inumin. Sa susunod, kung lalasunin mo ang isang tao, siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Binabalaan kita Veronica, huwag na huwag mong ubusin ang pasensya ko. Kung ayaw mong mabura dito sa mundo, banta ni Maxine dito. Ang tapang mong pagbantaan ako hampas lupa. Hindi mo rin ako kilala, kaya mag-iingat ka, sagot din ni Veronica. Talaga? Sige tignan natin kung sino sa atin ang matitira. Kinuha naman ni Maxine ang susi ng kwarto nila, pati duplicate nito, para sure na walang makakapasok habang wala sila sa bahay at umalis na ito. Nasa kotse na siya patungo sa ospital nang tumunog ang mobile phone ni Dave. Dildala niya ito. Ma'am, Ma'am Lara is here. She wants to go inside Sir Dave's office. Pero hinarang siya ng mga guards dahil kabilin-bilinan niyo na huwag mong papasok. Nandito po siya galit na galit mahabang paliwanag ni Lynn kay Maxine. Kaya pala hindi niya nadatnan ang biyanang hilaw kasi may balak na naman itong magnakaw sa opisina ng asawa ni Maxine. Okay, huwag na huwag niyo siyang papasukin okay? Alam mo ang lahat sa kanya. Don't worry. After 10 minutes, I will be there. Just relax, ika ni Maxine. Buti na lang, nakapagpalit na siya kanina sa bahay ng damit para hindi naman siya mumukhang ewan sa opisina ng asawa. Alam niya ang kumpanya ng asawa pero never pa siyang nakapasok doon. Minsan, niyaya siya ng ama pero ayaw talaga niya. Pagdating niya mismo sa harapan ng building ng asawa, ay nalapitan siya agad ng guard. Excuse me po, naka-reserve po ito sa may-ari ng building. Yes, I know sir guard. Nakangiting sagot ni Maxine dito. Dahil hindi pa naman siya kilala ng guard. Pakiayos lang po ng kaunti ang kotse niyo ma'am. Baka po darating na ang may-ari. Malilintikan pa ako. Ika ng gwardya. Don't worry. I'm Mrs. Max Zamora. Wife ni Dave Zamora. So okay na po ba? Nakangiting sagot nito. Napatanga naman ang guard sa sinabi nito na asawa ng amo. Tiningnan niya ang kotse at ang plate number nito at napa-oon lang siya dahil sa amo nga niya iyon. Ah sorry ma'am, hindi ko po kasi alam. Hinging paumanhin ng guard. It's okay sir. Now can you guide me in Dave's office? Ika ni Maxine. Okay sure ma'am at sabay na silang pumasok at halos lahat ng mata ay sa kanya nakatingin. Ngiti lang ang pinaskil niya sa kanyang magandang muka hanggang narating nila ang pakay. Wow, ang lakas din naman ng loob mo para pumunta dito ah. Bungad ni Maxine kay Doña Lara. Ang kapal din ng muka mo para pagbawalan ako na pumasok sa loob mismo ng opisina ng anak ko. Ika na ginang. Talaga? Bakit nandyan ba sa loob ang anak mo para dalawin mo siya? Di ba dapat sa ospital ang punta mo ha? Sagot ni Maxine. Natameme naman ang ginang dahil wala siyang magilap nasagot kung bakit nga ba siya pumunta doon. Wala kang pakialam. Ako muna ang mamamahala habang wala ang anak ko. Sagot nito.
Kung papayag ako, sagot ni Maxine, hampas lupa, anong tingin mo sa sarili mo? Hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral tapos ikaw ang mamahala dito? Panginsulto nito. Oh, really? Bakit? Kilala mo ba ako? Baka gusto mong isampal ko pa sa'yo ang mga diploma ko. O baka naman, ikaw ang walang pinag-aralan. Based on your act, di inasagot ni Maxine. Napahiya naman ang donya sa sinabi ni Maxine. Dahil hanggang grade 6 lang siya, dahil kapos din sa pera ang pamilya. Kaya naging katulong din siya bago nakapag-asawa ng mayaman. Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan na paslupa. Ika ulit ng ginang. Wala akong panahon na makipagtalo sa'yo. Kung gusto mo pumasok sa loob, pwes, mamuti ang mata mo. Maghintay hanggang gagaling ang asawa ko. At kung yun ay papapasukin ka niya, para lang manguha ng yaman niya. Hahaha. Bye, I have something to do and I need to care my husband. Paalam ni Maxine. Guard, be alert, okay? Bili ni Maxine at umalis na ito. Pinagtitinginan naman ng andoon si Doña Lara na sobrang kahiyan ang napala nito. At yun ay hindi niya tanggap. Narating agad ni Maxine ang St. Luke. Agad siyang dumiretso sa room ng asawa. Kumusta na po siya? Tanong niya sa nurse na binili niya na magbantay. Stable pa rin po ang lagay niya, ma'am. Sagot ng nurse. Okay, salamat ha. Sige, ako na ang bahala sa kanya. Ika ni Maxine at umalis na din ang nurse. Nilapitan naman niya si Dave at inihimas ang gwapo mukha nito. Gising ka na please. Miss na kita, my fake hubby. Wala akong kakulitan, please. Ani ni Maxine. Dahil na din sa puyat at pagod ni Maxine ay nakatulog ito sa gilid ng kama ng asawa. Nahawak pa rin nito ang kamay. Unti-unti namang dumilat si Dave. Ngunit madilim pa ang kanyang nakikita. Kaya pumikit ulit ito at dumilat ulit hanggang sa maliwanag na ang kanyang nakikita. Nilingon niya agad ang babae na nakayuko sa kanyang gilid at hawak pa nito ang kamay. Tinititigan nito ang maamong mukha ng babae. Nagising naman bigla si Maxine dahil alam niyang may tumitingin sa kanya. Pagdilat niya, gwapong mukha ng asawa niya ang kanyang nakita. Gising ka na? Tanong agad ni Maxine. Ay hindi, ito nakapikit pa ako. Piluso pong sagot ni Dave. Sandali, tatawag ako ng doktor. Para sabihing natuluyan ka na. Ay, tingnan ka pala. Sagot din ni Maxine ngunit di pa ito nakatayo at inawakan ni Dave ang kamay nito. Huwag na may lovely wife. Okay na ako basta. Nakikita kita. Ika ni Dave at nakangiti pa ito. Asus, ginagawa mo pa akong energy drink. Nax naman ang pick-hubby ko talagang impacto. Pagbibiro din ni Maxine, nagsalita na naman ang anghel ng mga bungangera, ika ni Dave. Tatawag na nga lang ng doktor para turukan ka ng pampatulog para hindi ka na magising, ani ni Maxine na napipiko na. Ha 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 ha, halika nga dito, hag mo na lang ako para gumaling ako agad para makabuo na tayo. Pinamulahan naman na mukha ni Maxine sa sinabi ni Dave. Anong makabuo ka dyan? Bugbo, gusto mo ha? Ani ni Maxine. Ha 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 ha. Ang sama talaga ng isip nito. Advance lagi. Bakit di ka kumuha ng attorney para magamit mo? Ika ni Dave. Ha 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 ha. Tapos na ako pa? Ika ni Maxine pero dinaan sa biro. Ano? Sagot ni Dave. Sabi ko tapos na akong mag-aral in my dreams. Hihihi. Paglilihis ni Maxine. Kinabig naman siya ni Dave. Papalapit sa kanya at siniil siya nito ng matamis na halik. Nang biglang bumukas ang pinto. At kung ano ang sunod na mangyayari ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Napalingon naman si Maxine at Dave sa pintuan kung sino ang dumating. Oh sorry, nakangiting pa manini Harold sa dalawa. Ah okay lang dok, pass.